Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob mo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa lakas at sigla ng aming katawan. Nawa ang biyayang ito ay gamitin namin mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng aming programang Kuya Joseph LS o live stream. Patnubayan mo kami, Panginoon, at basbasan kaisa ng mga host, kapwa vloggers o YouTubers, mga sumusuporta at sumusubaybay, lalo't higit ang aming guest speaker sa gabing to. Bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na katalinuhan. Buksan ang aming puso at isip upang maunawaan namin ang nais mong iparating sa amin sa segment namin ito, Life Saving Inspiration. Ang lahat ng ito ay idinudulog namin sa pamamagitan ng anak mong si Jesus na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yes, magandang gabi muli at welcome po muli sa aming programang Kuya Joseph LS. Anong oras na? Ayan. Kuya Joseph LS na. Ayan po, ha. Welcome po sa lahat ng mga ngayon ay naghihintay at nanonood dito sa aming programa. Mega shout out po sa inyong lahat sa ngalan ng aming co-host, Kuya Joseph, ang aming bunsong host na paparating pa lang. Ito po ang iyong Kuya Nat. At kasama pa rin pala ang aming hidden host na si Ma'am Kim. Kami pong lahat ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi at welcome sa LS. At paki-LS na rin po ang programang ito. Like and share. Like and subscribe. Ayan po. Kuya Joseph. Sir Nats. Akala ko hindi tayo matutuloy ngayon eh. Kasi di ba may announcement na maapektuhan daw yung internet. Yes, pero mabuti, binawi ng PLDT, no? Ayan. Sabi nila, hindi naman daw apektado. Pero alam mo, sa palagay ko, yung mag-share ngayon, talagang maapektuhan tayo nito. Ayan ang malaking kawalan sa atin. Kawalan, no? Pag di natuloy yung ating LS ngayon, eh, no? Maraming nag-aabang ngayon, ha? Maraming mag-aabang ngayon. Tsaka tiyak na may matututunan ng mga makikibahagi sa atin ngayon. Siguradong. Pakilala mo na ang ating guest. Actually, hindi ko to kakilala talaga eh. Ngayon ko lang, parang ngayon ko lang to na-meet, ha? Pero kung naalala niyo po si Deacon Joby, isa rin siya sa mga naging classmate namin ni Deacon Joby sa Catechetical Formation na tinatawag namin GM, GM o God and Man in a Covenant of Love batch. Ayun ang pangalan ng batch namin at kami ay batch 4 doon sa formation na yon. Bukod doon po, ang background niya ay siya ay nagwo-work sa DepEd. Assigned siya sa Antonio A. Maceda Integrated School, High School. Tapos former CFAM Catechist. Ayan nga, under ng GM4. Okay. Tapos former faculty sa Philippine Women's University o PWU. Youth Animator of Marian Youth Movement, Maceda. Director at scriptwriter ng Youth Cenaculo in Sacred Heart Parish dito yun sa amin, sa Santa Mesa, tsaka sa Our Lady of Loreto Parish. Sa loob ng 4 na taon, nag-take siya ng Masteral Unit in Guidance and Counseling sa IRIS. Tapos graduate po siya ng
BS Secretarial Administration doon pa rin sa IRIS. Siya ay na-form ng mga salisya ng Don Bosco. Ayan, siya ay laking Don Bosco rin. Siya ay ikinasal sa ating sa kanyang pinakapoging asawa, si Glenn, ating kumpare si Glenn Barcelona, at meron silang isang anak na si Daniel. Wala naman siyang ka-talent-talent kundi ang kumanta lang at mag-direct at saka ayan, umarte at saka masumayaw. Ayan lang naman mga talent niya, manood ng mga Korean novela at saka ngayon ayan, gustong-gusto niya rin tayo, ha, Sir Joseph, kasi animal lover din siya. Ayan, welcome na po natin, ha, Sir Jeff. Ikaw na pa ang bahala magpakilala sa ating panauhin ngayon. Ang nag-iisa. Ituloy mo na, brother. Ang nag-iisa, pinakamagandang katikista sa balat ng Maseda. Teacher pala, teacher sa Maseda, si Ginang Rosalinda Barcelona. Ayan, welcome, welcome. Ayan, oh, welcome. Okay. Magandang. Oo, grabe yung intro na yun, ha? May merienda ka sa akin. Okay, so magandang gabi po sa lahat ng ating mga nanonood, oh, dito sa live stream natin sa YouTube. Isa pong karangalan ang maging bisita, no, ng ating mga nagugwapuhang ano dito, ng life saving inspiration. Ayan. So, good evening po uli. Ayan. Welcome, Mark. Kasi siya ang aming bunsong host, si Mark Hernandez. Aba, good evening po. Good evening. Good evening po, Mark. Bawal. 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 Akala ko si Mark Heros, eh. Magpapare si Mark. Wow. Ayaw po, pag-pray niyo po. Alaga, hopefully. Salamat po. Sir Mark, talagang di na ako makapaghintay sa sharing ng ating bisita ngayon. Miss Rose, kamusta naman? At marami kabataan ngayon na naghihintay sa iyo. Youth Day, Friday. Ayan. Sige. Pero bago siya magsalita, mega shoutout kay Sir Glenn Barcelona at kay kay Daniel. Okay, kumusta ka? Sa mga taga-Adamson din, binabati ko si Jinky ng admission office. At lahat ng mga NSTP teachers. Ayan. At saka yung mga social media ministries nandyan ngayon sa CIPAM. At saka sa bumubuo ng mga CIPAM, mega shoutout sa inyo. Yung mga kaklase naming GM4, mega shoutout sa lahat ng nanonood. Sa nag-iisa naming kaibigan dyan, si Frank Rosimo, nakatutok din siya ngayon. Talaga, ha? Nakakatuwa, no? Dahil panay GM ang ating na-invite, ha? Talagang good inspiration, no? Talagang good example sa mga kabataan. Okay, sige. Ikaw patagalin, no? Let's welcome once again, Miss Rose Barcelona. Thank you. Ano ba ang ating pag-uusapan? Ayan. Siguro umpisan mo muna, ano, Ma'am Rose, yung sa pagiging yung spirit ng ano sa iyo, paano nakatulong sa iyo si Don Bosco, dahil parang diyan kaya ta nagsimula as ano. Isang napakalaking bahagi po ng aking buhay kabataan, no, ang maging na form ng isang salisya, no, ng mga salisyan Bosconian. Nung ako po ay bata pa lamang, so doon ko po nakilala doon sa lugar namin, nag-mission ng mga Salesians, priests and brothers, ano po. So,
doon po ay ma-attend ako ng mga katikisim, no? Ang tawag po natin ng katikisim. Nagiging teenager, so medyo tumataas din yung aking ano, no, kumakanta na ako, naging choir ako. At lahat na yata ng mga formation na binibigay ng Bosconian ay naranasan ko, no, nakuha ko. Doon ko naranasan ang unang retreat, no, ano ba ang retreat, yan, at yung kung ano-ano pa. Kaya napakalaking bahagi po ng aking buhay talaga ang ng pagiging kabataan, no, ang mga taga ng Bosco. At dahil din po dito, no, na kahit ngayon na sa aking edad, hindi nawala yung aking pagmamahal, no, sa mga kabataan. Kaya feeling ko lagi akong bata, eh, no. Kasi lagi yung kasama yung mga kabataan. At dito nga influensya ako na si Don Bosco, no, napakalaking inspiration sa akin na yung pagmamahal niya sa kabataan. Kasi nung ako po ay katikista, no, mas gusto kong magturo sa mga kabataan. Kasi sabi ko, yung mga elementary school ng mga bata ay naaalagaan pa yan kahit papaano ng kanilang mga magulang, no? Kita natin na kahit papaano naaalagaan sila. Pagdating ng high school na kung saan medyo nagbabago na, no, yung mga pananaw ng mga batang ito, may mga influensya na silang nararanasan, no? Doon medyo nawawala na, no? Nawawala na yung kanilang pagkilala sa sarili at mas marami silang nagiging parang problema, no? Kaya mas minahal ko na magturo sa mga kabataan kasi sabi ko, mga kabataan ito, mas kailangan nila ang gagabay sa kanila na gusto kong maranasan nila yung naranasan ko sa aking buhay. Kasi sa akin, kung hindi siguro ako na-form ng mga solutions, no, eh maaaring nawala rin ako, eh. Medyo kasi matigas din ang ulo ko, no. So siguro naging hindi rin maganda yung buhay ko. Pero dahil naalagaan nga ako ng mga taong ito na ibinigay ng Diyos sa akin, so kahit pa paano ako ay nakarating doon sa tuwid na landas sa sinasabi na hanggang ngayon ay naglingkod ako bilang isang katikista, no, sa loob ng napakaraming taon. At nung nagtuturo na ako sa Antonio Maceda bilang isang katikista, ay niyaya ako na maging teacher at hindi rin ako nagpatumpik-tumpik kasi sabi ko, sa pamamagitan na magiging teacher, mas lalong mahaba, no, magiging mas mahaba yung oras ko para sa mga kabataan. Na kaya hanggang doon sa loob ng aming eskwelahan ay ako pa rin yung nag-handle ng Maria Youth Movement na hindi ako nalayo sa simbahan. So yun. So yung ano ba yung nakita ko sa mga kabataan? Kasi bilang kabataan, ang saya kasi ng aking kabataan, eh. No, ang sayang maglingkod sa Panginoon na binibigay mo yung lakas mo, lahat ng talento mo. Kasi sa kabataan, oh, ang dami nilang talento na sayang kapag hindi nila ito natuklasan at hindi nila ito na ibahagi sa ating simbahan. No? Kaya yun yung gusto ko, no? Yun yung naging mission ko na yung mga kabataan na tinuturuan ko na handle ko ay kahit pa paano madala ko, no, sa simbahan at maranasan din nila ang maglingkod. Kasi ito yung pinakamahalagang bahagi ng buhay ko, yung paglilingkod sa simbahan. No? At gusto ko rin na maranasan nila na sa kanilang pag-iisa, no, nakakaramdam sila ng pag-iisa na hindi naman talaga silang nag-iisa. Alam niyo yun, intindihan niyo ba yun, na siguro hindi ka napapansin ng family mo, pero makakahanap ka ng pamilya pa rin, no, sa labas. At dahil doon nagkaroon ka ng pamilya sa labas, unti-unti ka rin na-develop na yung pamilya binigay sa'yo ng Diyos ay mahalin mo, no? Mamahalin mo rin. Kasi ako rin, lumaki ako na medyo galit ako sa nanay ko, no? Kasi meron akong mother na medyo mahigpit na talagang kung ano yung mahawakan niya, papalunin niya sa'yo, no? Kaya nga medyo nagre-rebelde rin ako, sumasagot ako. Pero, sabi ko nga, dahil nandoon yung spirito ng mga Salesians nandoon sa lugar namin, so hindi ako napabayaan, hindi ako nawala ng landas. At bagkus, dahil doon, ay pasalo ko pa rin natanggap yung magulang ko, yung nanay ko, naintindihan ko siya kung bakit siya gano'n, no? Na parang hindi siya marunong magmahal sa anak kasi yun pala, yun din yung kanyang naranasan. No? Kaya mas naunawaan ko. So yun yung gusto kong
maramdaman ng mga kabataan ngayon na makita nila yung halaga ng pamilya nila. At ito ay hindi nila makikita hanggat hindi nila nararamdaman yung pagmamahal sa kanila ng Diyos. No? So yan po. Kaya ang laki-laki po ng aking puso pagdating sa kabataan dahil naniniwala ako sa kanilang mga kakayahan, sa kanilang talino. At sabi nga no, na sila yung pag-asa eh, ng ating bayan at hindi lang ng bayan ng ating sindahan. So sila yung next generation eh. No, kapag sila ay natap mo, na bigyan mo talaga ng formation sa mga kabataan ito, makikita mo na talaga may bukas, so may bukas yung ating sindahan na makakaroon ka ng pag-asa na, uy, may papalit na sa amin, no? Sa akin may papalit na. So, kaya information sa mga youth ay talaga pong hindi naaalis sa akin puso. Kaya hanggang ngayon, kahit anong pagkakataon na ma-expose ako sa youth, talagang tinotodo ko, kumbaga. Kaya yung pati pumasok sa akin yung pag-direct ng sinakulo na talagang lakasan ng loob. Although, yung first time ako nag-direct, nalakasan ng loob yun. Pero hindi ako na nawala ng, ano, no, ng tiwala sa sarili ko kasi may tiwala ako dun sa mga kabataan. So, yun lang po siguro yung maibabahagi ko, no, sa mga nanonood na ngayon, no, hindi lang mga kabataan, lalo na yung mga kabataan, no, na maraming mga taong malalapitan, no? Halimbawa, nalulungkot kayo, wala kayong nasabihan ng problema, so, punta na kayo sa simbahan, mag-join kayo sa mga grupo doon, no? Kaya lang ngayon, medyo, ano, no, hihirapan tayo dahil sa ating sitwasyon. Pero meron pa rin, na sinisikap pa rin ang ating mga katikisa, no, ng ilang mga na ma-reach out tayo, no, through this media. Napakarami ngayon ino-offer ang media para sa inyong mga kabataan. So, tayong manghinayang na ibahagi yung ating talino. Kailangan kayo ng ating simba. So, yun lang po. Ngayon, inspiring na ang kanyang naibahagi sa Sir Joseph. Oo, marami kong sinulat, ha? Ay, ako, may bisita tayo, brother, yung misis ko. Dati. Hello po. Kasama mo, Max. Hi, Freddy. Hi, Rose. Inong kari ba yung nagpangalan sa akin ng Pocahontas? Kasi nung minsan pumunta ako ng Salmo, no? Sabi ng pare, ay, guess pala natin si Pocahontas. Oh, maganda po si Pocahontas. Ay, hindi niya nabanggit dito sa kanyang profile yung pagiging member ng choir, ng napakalaking choir ng SIFAM. Siya, alam mo, Sir Joseph, na soprano ko ng soprano ko kay si kay Deacon Joe Pinoon. Ito pala nga si Rose ang soprano talaga. Ayan, so, ano, yung niya na ba natin ng sample na ako yun? Pwede rin, pwede. Bye-bye. Kaya niya ba yung mga... yung katulad ng kinanta ni ano ni Pomoy, si Pomoy. Ano bang title mo, Max? The Prayer, The Prayer. Pwede. Basta ka yun. Dapat pala siya nag-open yung prayer. Oo nga eh. Mamaya closing siya. Closing ka. Pero bago natin ituloy ito, mega shoutout sa asawa ko, nasa SIFA, maingat kayo dyan. Oo. Nagpiprepare sila, no? Para bukas. Ingat kayong lahat dyan. Sir Jeff, pareho tayong polish. Oo, hindi tayo mag-iisip. Yung kulang natin. Hindi, upo, sana pala sila. Nagulat ako, parang ako polish. Si Charity, hello po kay Charity. Good evening po, Miss Rose, at sa mga host, Kuya Joseph, Kuya Nat, Kuya Mabit. Good evening po, Charity. Ano, simulan na natin, Brother Max, ang balitaktakan, no? Talaga, yeah, balitaktakan. Balitaktakan talaga. Matindi to, matindi.
At tatanong ko muna, ano yung pinagkaiba nung ikaw ay katikista at ikay guru na sa public school? Ayan. Eh di ba dati tayo yung nakikisuyo na tuturo? O ngayon eh, tinutulungan mo ba yung mga katikista? Ayaw niya na papasukin kasi siya na lang daw magtuturo. Kaya ko na to. Okay. So yun nga yung medyo nakakalungkot no, kasi sa aming kaaralan, hindi masyadong nabigyan ng pagkakataon na makapagturo yung mga katikista. Hindi katulad nung dati, no, na ako ay nakakatikista ka, nagturo ako dun sa Antonio Maceda. Dahil nga medyo nalimit yung pagtuturo ng ESP, no, yung araw ng ESP na dalawang beses na lang sa isang linggo. So hindi na maibigay ng mga teacher, no, hindi na namin maibigay yung isang oras sa kanila kasi kukulangan kami ng loob, no? Pero bagamat ano nawala yung kanilang pagtuturo doon, may pagkakataon din naman na hindi nawawala yung misa namin, no? Meron pa rin kami First Friday Mass, and then yun nga sabi ko, hinawakan ko yung Marian Youth Movement, no? Kahit pa paano may mga pumapasok doon ng mga brothers from the MYM, no, na pumupunta sila once a week. Doon, pinaform nila yung bata after the class. No, tapos, inintroduce ko rin doon sa school yung, ano, yung pagdarasal ng Angelus kapag 12 o'clock. No, tapos, yung mga bata, pag misa, yung member ng MYM ko ay sila na yung nag-aasikaso sa misa, nag-aalis ang altar. So, nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung aking pagiging catechist. Minsan nga, naka-uniform ako pag may action, sumasama pa rin ako sa action, eh, no? Na alam mo, katikista pa rin ako eh. Yan. So, hindi talaga maaalis yung pagiging katikista. At minsan nga nung natatawa ko nung ako'y nagtuturo, inobserbahan ako ng aking chairman. Sabi niya, Rose, alam mo, nagkatikesis ka. O, talaga kasi may mga topic kasi sa ESP na talaga itatouch mo pa rin yung spirituality ng mga bata. Eh. So, syempre, doon ako masyadong, ano eh, doon yung ating, ano, no, alakas. So, kaya talagang lumalabas sa akin yun eh, yung pagiging katikista. So, yun. So, yung kaibahan lang siguro talaga ay mas exposed ka na sa mga kabataan. Mas mahahawakan mo na sila. Kasi may kasamang suhol na, kumbaga. O, ayan. Yung mga member ng MYM, ano na, may grade kayo. May points kayo. May additional points kayo. Yan. So, nahahawakan mo na sila. No? Pero yung iba naman na hindi, pero inaano ko sa kanila na sana hindi nila tignan yon na yung paglilingkod, kasi nag-start yung paglilingkod sa school, eh, no? Na ginagawa mo lang yon para sa grades, no? Kaya yung iba, nawawala. Kung talagang ganun lang yung motivo nila, nawawala. Pero may ibang nag-i-stay. No? So yun, yun lang siguro yung kaibahan na talaga. Pero yung gawain ng katikis ay nagagawa ko pa rin kahit pa parin sa eskwela. Ayan, oo. Thank you. Oo, Dr. Nacho, si yung nabanggit mong MYM, dyan ako nagsimula, YMC. YMC. Yung Youth Marian Crusade. Tapos, naging MYM, di ba? Yung Marian Youth Movement. Tapos, naging MHCC. Ako'y naging brother ako ng MHCC. Kami yung mga batch ng, yung mga kasabay ko, pari na. Na-assign din ako dyan sa Maceda. Talaga? Yung teacher na pinupuntahan ko eh. Kaya ang ginagawa namin, di ba, meron kayong mininit natin yung mga bata, nagpe-pray ng rosary, kanya. O sharing din, parang ganito, no? Nag-sharing, ganun. Dyan ako na-recruit nung high school ako, second year. Sabi ng teacher, plus 5 sa araling panlipunan. Tapos nung wala na, pagpapari na pala yung tatakbuhin to, no? Hindi naman ako natuloy, kaso at least malaking bagay yung ano, yung naiwan sa akin ng training mo sa MHCC, sa YMC, saka sa yan, sa MYM, kay Father Matt. Opo. Sir Jeff, opo. Oh. Sir, opo. Sir, may tatanong sa inyo po, Sir Jeff, sa inyo po, ano?
tatanong ko po sa inyo. Opo. Yung po bang ano, di ba, noon, ngayon ko alam po naisip yung tanong. Di ba po, noon nakwento niyo na rin po yung dahil napasok po kayo dun sa missionary, yung gano'n, yung religious life, yun nga po yung sa St. Vincent po. Di ba, akala niyo po noon, yung ano nga yung nabanggit niyo yung plus five sa isang subject, kaya kayo nag-join. Dahil po ba dun, sir, nagtuloy-tuloy po yung ganyan pong religious life niyo po? Dahil mula po nung, yun po, yung na-join kayo doon, yun po ba, sir? O... Kasi, salamat sa pag-imbita niyo sa akin. Ikaw pala yung ano, sir. Sana makaulit ako, ha? Hindi, parang naging host. Makaulit ako. Masimba niya ulit, o. Hindi, kasi... Siyempre sa ano mo, kabataan ka tulad mo, mga ganyang edad ako noon eh. Magulo pa, utak ko noon. Actually, talagang na-save ako noon, na-save. Kasi nasasama na ako sa mga fraternities eh, tsaka sa mga gulo-gulo. Actually, nag-a-addict-addict na ako noon eh, nung mga bandang third year, fourth year. Nag-ano ako, nagsisimba ako, ganun, pero may influensya ng barkada eh. Yung mga... Siyempre, laing tundo ka. Dapat pakita mo matapang ka, ganun. Buti talaga, buti na sa loob. Buti ako yung nasa loob. Kasi kung hindi, yun ang idol ko, yung mga ganun. O, ibang istorya, o, ibang istorya nangyari. Buti yun, nahatak ako. Kaya mainan ko, oo, may mga ganun sa school. Saka nakita mo si Freggy. Kaya hindi natuloy yung pagpapare. Kaya. Hindi nung lumabas na ako, tsaka ko siya nakita. Kaya hindi ako nagsisi. Hindi na ako bumalik. First two letter naman ng name ni Tita Freggy, AF. Wow, father. Parang ganun pa rin, hindi po nalayo. Hello po, good evening po, Tita Freggy. Galing ha, galing ha. Kaya mahilig si Marcia ganyan, no? Mamaya tama, oh. Ibibigyan mo yung sample niya, no? Napanood ko nga, di ba? Napanood ko yung kay Brad Pitt. So, nilabas niya yung mga, ano niya, doon ko napanood si Marcia. Salamat po. O, akala namin, wala nanonood, eh. Buti na lang, pinanood mo. Buti na lang, guess it's Brad Pitt. Opo. Ayan, may sinasabi si Ma'am Preggy. Ayan po. Ma'am Rose, hindi mo ba naninis ang pagiging katekista? Ayan ako, Preggy. Miss na miss ko. Noong unang, ano pa nga ako, noong unang taon ko sa pagiging teacher, nasa papanaginipan ko pa ang pagiging katekista. Ayun sa pagiging teacher. So, kayo, yung katekista yung laman ng aking panaginip lagi, no? Miss na miss ko, lalo na yung mga formations, no? Kasi talagang sa pagiging teacher, iba na eh. Iba na yung klase ng formations. Wala na yung mga katulad natin, yung retreat, recollection. So, yeah, miss na miss din. Kaya kapag may offer ang CIFAM na recollection for the teachers, mapalad naman na ako laging pinapadala. No? Kaya ilan taon na rin ako nakaka-attend ng, ano, ng recollection para sa mga teachers. So, miss ko ang pagiging katekista. At least now, nare-recharge ka dun sa mga recollection at mga retreats na ganyan. Yes, tama. So, si Ma'am Rose, alam niya ba eh, ang dami naming pinagsamahan niyan sa halos yung nakita ko kay Mrs. eh, nakita ko rin sa kanya noon. Ayan. Ano ko eh, baka mag-feelish mo. May magandang boses. Magaling magturo. Magandang boses ni, ni Ma'am Gigi. Tapos nagturo kami, magkasama kami nagturo sa JRU. Ayan, pero sanggang digit kami niyan sa GM4 yung barkada ko sa babae talaga sa GM4 sa kaklase namin at ayan nga sa kanya ko narinig yung iba yung tawag niya sa akin sa lahat ng tumatawag sa akin.
iba yung tawag niya. Gustong-gusto yung tinatawag niya ako ng Ren nung araw na mm-hmm. ayun, siya lang ang tumatawag sa akin ng Ren. Oo, yun lang. Siya nga ang bukod tanging tumatawag. Yung lahat, buo, Renato. Yun, iba. Nung naging patigisan na nga ako dito, lalong pumangit eh. Naging tangnato na eh. Hindi, tangnato, tangnato. Oo nga, no? Ayan. Pero yung ano. Hindi yung Yorme. Maganda yung Yorme. Ayan. Tatawag Yorme. Niya. Mayor. Oh, mayor. Mayor. Si mayor yan. Si mayor. So yun. Ayan ano. At saka yan. Kitang kita kayo siyang talagang pagiging energetic niya. Talagang nasa kanya yung T1 ni Don Bosco na masigla, malakas. Nasa kanya yung kasiglahan ng isang kabataan talaga. Sa kabila ng hindi pa naman siya matanda talaga. Kaedaran lang natin. Ayan. Ayan. Pero youth na youth eh. Youth na youth talaga. So, parang walang pagod. Walang pagod yan. Lalo na pagdating ng ayan, mga sinakulo na yan. Yung mga overnight. So, overnight. Wala. Hindi yan natutulog talaga. Kamag-anak ni Kuya Germs yan. Walang tulogan. Ayan. Oh, Sir Jeff, meron ka bang itatanong pa? Oh, Marks. Eh, marami, marami. Oh, marami. Oh. Sige, oh. Sige, unahin ko muna yung mga ano, ha. Babalik na rin ko, packet naman, oh. Kasi lagi yung pababaan tanong, eh. Oy, kaya, bilang teacher at katikista, ano may papayo mo sa mga magulang na mga kabataan? Kasi, sabi mo nga kanina, sila yung nagiging daylan minsan, na kung bakit nagkaka-problema yung mga bata. Mm-mm. Tama, no? Una-una siguro, hindi natin may iwasan yung ano, favoritism, eh, diba? Kasi ako, yun yung nakita ko nun, na favorite ng nanay ko tungo sa kong kapatid. So, parang doon pa lang sa family, nare-reject ka rin, no? Pero, kahit siguro hindi natin may iwasan, i-try pa rin natin mga magulang na mapansin pa rin yung iba nating anak. No, matututa, kumbaga ay i-learn natin na ma-appreciate sila. At isa pa yung maging kaibigan ka, no, sa yung mga anak. No, lalo na yung mga teenager kasi nararamdaman nila yung layo na yung age gap, yung generation gap, ano. So, kailangan nakikisabay ka rin eh. Ano yung mga pinagkakaabalahan ngayon ng anak ko, no? Kaya maganda nga ngayon, may mga nakikita ako sa ano eh, sa YouTube, no, yung nanay at anak nagti-TikTok, no, which is maganda na kasi isang paraan yung tagbabanding na kapag ka naging at home na yung anak mo sa iyo, nakaibigan na siya sa iyo. So lahat nasasabi niya sa iyo. So kaya kumbaga ay isang paraan yun eh para sa mga kabataan hindi na maghanap ng iba pang mga tao sa paligid niya na kung saan hindi makakapagbigay sa kanya ng magandang instruction. So yun lang po, bilang magulang ay maging open tayo sa ating mga anak at gawin natin kahit pa paano maging kaibigan sila. Ayan. Yun lang. Ayun. Ayun, wow. Sir Jeff, baka gusto mo munang magpa-good vibes. Ha? Oo, Pwede rin, Bago ko itanong yung mga matitindi. Yung matitindi pa ang tanong, no? Nagpapawisan ko yung tanong mo, eh. Ayan, namin kay Mama Pelia. Ayan, si classmates. Hello! Si Opel! Eh, di, naalala mo ba? Pinakakit ka namin minsan. Ayan, si Opel, ayan. Oh, pwede ka makit ngayon. Makijubit ka kay Rose, ha? Ay, alam mo si Aya. Isa yan sa, ano, sa friend din. Pinakamalapit din to kay Rose, Ophelia. Oh, BFF ko yan, BFF. Ayan, oo. Ayan, kaya pareho papasok na yan. Pareho kami na form ng, ano yan, sa Alicia. Ayan, oo. Ayan, makakanta na rin yan mamaya. O, sige, umpisa mo na, Ma'am Rose. Sige, kahit ano lang. Nats, hindi. Magbibigay ka ng mga options para hindi siya makakatanggi. Oh. Halimbawa, ano ba yung kanta ng sa Walt Disney? Yung mga ganyan. Mga I Can Show You the World. Mga title, mga ano. Oh, sige na. Ayan. Sige. Naka-ready naman yan eh. Kala mo. Okay.
Talent portion po tayo. Si ma'am ay aawit ng ating ang isang napakagandang awitin para sa mga kabataan. Ano ba? Let's welcome! Hindi, kahit acapella lang, ganun naman. Ay, ano lang, kapiraso lang yung talagang kinakanta mo habang naglalaba, ganun, nagluluto. Wala na yata akong kinakanta. Parang hindi na ako makakanta. Ano ba yung paborito kong kantahin? Pare, ano bang suggestion mong song? Favorite mong kanakanta ko? Ano yung mga ano, religious, pwede rin. Sige. Yung ano, yung alam mo ba yung buwan-buwan? Alam mo yung buwan? Buwan. Ayan. Ayan, pang-youth. Ayan, pwede rin. Ayan. Hindi ko alam yun, hindi ko alam. Si Mark na lang, si Mark. Okay, ano na lang, sige, religious yung mga carpenters mo. Carpenters daw, yan, carpenters. Pero, ayan, may request. Ayan, nasa yung request, ha? Na carpenter. Anong song? Yung ano ni, hopeless to be devoted to carpenters siya. Hopeless to be devoted. Carpenters ba yun? Baba. Gusto niya mataas yung pang-bilig. Medyo mataas. Hindi. Meron akong favorite kantahin. Yung alam ko, paano ko. Yung alam ko. Kaya may naririnig ako. Ano ba ito? Yung favorite ko to kay Kuli Desma. Ayan. Oo. Yung Bulaklak. Pwede rin yung kasi Rose ko yung pangalan ni Mo. Hindi, ano yun? Till I Met You. Yan, Till I Met You. Pagka kinanta ko sa video ko, 100 yan. Kuya, sige nga. Hindi ko na alam eh. Okay, ano na lang, ang tawag doon, yung chorus na lang ha. Okay, pwede ba? Sige. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling. Ay, nakalimutan ko. Seems to grow more every day. I love you more each day. Till I met you. Yan. Nakalimutan ko na eh. Bira na ako munta. Ano? Pero okay. Alam mo ba, Marx? Kung ano yung pangalan ng ginakantaan niya? Opo. Ha? Si Till. Ano ba? Till. Till I met you. meron sa Risa, yung When I Met You, di ba sir, may ganung kanta? Si When naman. Pinino ka yun, When I Met You. Apo, hi, pinag. Ay, palagpahan mo na si Mame, pamula, pinapalagpahan niya, no? Sige. Tanong mo na yung susunod mong tanong. Marami kong tanong tungkol sa ano, sa kanyang pagtuturo. Ano ang pinaka mahirap na nangyari sa iyo nang habang ikay nagtuturo? Hay nako. Very challenging ganun. Ang pinaka challenging talaga is yung pagdidisiplina sa mga kabataan. No, iba na kasi talaga yung mga estudyante ngayon eh, no? Lalo na yung sa akin, siguro yung unang taong ko na maging nasa akin na yata lahat ng mga pasaway, no? Na ibigay sa klase ko.
na talagang parang kung nasa school bukol ba, na hindi ka makapagturo, may nagahari-harian, parang ganun. So talagang may mga pagkakataon na sumusuko na ako. Kahit katabi kami ng guidance, hindi sila talaga ano, natatakot. So yun yung pinaka-challenging eh. No, na paano mo yung mga batang ito, paano mo sila hawakan, paano mo madidisiplina, no, na minsan ginawa ko rin, inaano ko sila eh, ang tawag doon, hindi naman sa binobola, no, pero ina-appreciate mo sila. Kailangan makita mo kasi yung ano nila eh, kasi saan ba sila malakas. Nung nagkaroon na ng, kumbaga nauso yung mga sa school na mag-ano na sila sa sports, no, doon ko nakita na itong mga nasa akin pala ay mga ang talino na yun sa sports. No, kaya nung nag-umpisa na yung training, no, sumali sila sa mga sports. So yun, medyo nabago sila kasi may disiplina doon eh. No? So yun, medyo unti-unti nabago sila. Tapos pag may laban sila, sinusupport ko talaga. So kaya kahit papano, yung ano nila, yung paggalang nila, no? Na ano na nila, na ipapakita na nila. So, yun yung pinaka-challenging eh. Hindi lang naman siguro sa akin. So, sa lahat ng mga teachers. So, yung pag-disiplina sa loob ng klase. Lalo na nga, nandoon lahat ng mga pasaway sa'yo. No? Yun na. Ipipigilan mo talaga na magalit. No? Pipigilan mo talaga para hindi ka kahit papano na, di ba, may mga teacher na, yun nga eh, nawawala na talaga ng control sa sarili, no? Kasi yun talagang kabastusan na eh. Para bang maiaano ka, bakit nandito ko? Ano ba to? Mag-aaral ba to? O ano ba to, no? Parang hindi mo akalain na dapat nasa eskwelahan ba ito? No? Itong mga kabataan ito, parang hindi naturuan, no? So, yun, kaya may mga teacher na talagang hindi napipigilan, no, na talagang masaktan yung mga estudyante, no? So, yun, yung controlling yung sarili mo na wag sabayan, no, yung kanilang kumbaga yung parang inaano kanila eh, tinutukso kanila na gagalitin ka pa nila, no, controlling mo. So kaya pagka hindi ko na kaya yan, punta na ako sa guidance, no, tatawag na ako ng mga taong kailangan kong mahinga ng tulong ng mga co-teacher ko. Kasi hanggat maaari, ayoko talagang hawakan, no, kasi maaari ka nilang baliktarin rin eh, no, na hinawakan mo, pero sabihin, hinilang lang sila, o hinilang mo sila, kinurok mo sila. So may mga ganun kasing pagkakataon, eh, no, kahit hindi ginawa ng teacher, na ano nila eh, kukwento sila. So yun, talaga yung pinaka-challenging talaga sa teacher, paano mo suwetuhin itong mga kabataan ito, itong mga batang ito na, kumbaga, nakulangan ng pagtuturo na sa bahay pa lang. So yun. Hello? Sige, shout out. Ay, may bisita tayo, ha? Vlogger na ito, ha? YouTuber, oh. Hello po, Brother Albert Agosto. Oh, parang ano, ha? Parang taga-simbahan, ha? Brother Albert. Okay. Oh. Oh, thank you po sa pagbisita, ha? Thank you, oh. Ay, bago pa tayo magpatuloy, kasi sabi niya, ano, ang gusto niya raw, ikantayin mo, Even If, eh. Talaga? Sino nagsabi? Ah, si Ophelia. Hindi, si Ophelia. Paano ba yung Even If? Kung Ophelia, tagal na yan, ha? yan. Bago natin na ano, yung Even If, Sir Jeff, na alala ko lang sinasabi ni Ma'am Rose kanina tungkol sa appreciation ng isang estudyante. Usually kasi kaya naman mga ganyan ng estudyante yung kulang sila sa pansin, yes, talaga, tama. Lalo na sa bahay. Oh, kaya yung affirmation ba ng isang estudyante, kailangan natin i-affirm din na kung ano yung maganda sa kanya, kunin natin, pansinin natin sila na kahit yung pangalan man lang tapos hawakan. Ayan yung kailangan ng mga estudyante. Do talagang meron talagang mahirap i-please na estudyante, pero ayun ang gagawin natin, kulang sa kanila yung talagang mapansin sila, affirmation yung yung kakayahan nila sa sport, kakayahan nilang kumanta, na kahit mahina sila sa klase, i-affirm mo sa kanila yung
kahit minsan lang silang sumagot o nag-recite kahit mali. Ayun, na-affirm natin sila doon sa mga ginagawa nilang pinagsisikapan nila kahit minsan na-fail sila doon. Ayun yung maganda sa mga ginagawa ng mga teacher. Yung tulad nga din ng sinabi ni Ma'am Rose. Sir Jeff, sige, even if na ba? Pwede naman, oh, pwede naman. Eh, yung mga tanong mo, naghihintay lang naman dito. Ayan, ayan. Pero habang nagtatanong si Opel, parang mas na-challenge akong siya yung pakantahin at mag-duty. Oo nga eh, pakantahin mo nga yan. Ayan. Sino? Si Ma'am Opelia. Ma'am Opelia, ayan. O, eh, pakitin na yan. Ayan, ayan. Pakitin. Pakitin na po. Nandito yung link, ha? May link po tayo, ha? Paki-click lang, oh. Okay, papasahan ko na lang yan. Ayan. Ala, Opel, kakanta ka. Parang tahimik ni Mark. Abang pinipiper ni Brother Nuts, ha? Tatanong wala ko muna yung ano. Paano si ka Mark hindi nagtatanong. Hindi, nagsusulat ka, nag-iisip yan. May question na pala. Ako, nakakatakot yung mga nagsusulat, nakakatakot. Kami, abang nag-ELS, tsaka kami nag-i-script. Di ako eh, tanong ko, paano ka nagbibigay ng grade? Anong pinakamataas na aspeto ang binibigyan mo ng mas malaking marka? Ah, okay. So yan, alam na mga estudyante ko yan. No, kasi sabi ko sa values, kasi values teacher ako, no? Hindi lang ako nagre-rely on sa kanilang grade nila na pinapakita doon yung kanilang pinapakita sa loob ng classroom, no? Na kahit napakataas mo, lagi kang hayo sa exam, no? Pero yung paano ka naman makipagrelasyon sa ibang mga teacher, no? Sa teacher na dinadaan-daanan mo, hindi mo batiin, no? Mga, lagi ka nasa laman ng guidance, lagi kang pasaway. So, ano yun, kina-count ko pa rin yun sa kanila. Kaya sabi ko, gine-gradean ko kayo, hindi lang sa loob ng klase, kundi hanggang sa labas. No? Yun, malinaw sa kanila yun. Na kasi bali, sabi ko, bali wala yung pinag-aaralan natin dito sa values. Kung pagdating pa lang paglabas dito ng classroom, eh hindi mo na agad na-apply, so bali wala yung grade. Kaya careful sila eh, pagka sa labas, nandun ako kasi alam nila ang part yun ng grade nila. Ayun. Ayan, oh. Buti naman kasi, Sir Nuts, bagay kay Miss Rose yung kanyang subject, no? Yung values, oh. Mm-hmm. O kasi ang hirap pagturo ng values kung masungit ka. Tama! Ayun, lagi ka na iinis na, tapos totoo. Alam niyo, ang pagmamahal. Ay, lako. Ang hirap ituro yan. Hindi, sabi nga ganun eh, hindi ka makakapagbigay ng wala sa'yo eh. Yes. Amen, amen. Tama. Ay, isa pa, ano, kakanta na ba ang Brother Nuts? Wala pa si Ophel. Wala pa. Ah, mag-duet nga pala sila. Paki-unmute mo, Brother Nuts. Ayan na. Binigyan na kita ng link, Ophel. Inihintay ka na lang namin pumasok. Habang ano, magtatanong muna si Mark. Kasi ano matatambakan tayo ng mga request. Oo. May nililig si Freddy. Makit ka na. Magiging ano to ha. Ano? Awitan sa Biyernes. Sana pala nag-practice ako kanina eh. No? Sinabi. Wala eh. Talagang dito, panay-surprise dito eh. Oo nga eh. Ano yung ano, nire-request marks ni Ma'am Preggie? Pakibasa nga. Ay, ano, sabi na.
Hindi ko naabutan yan, Fred. Yung love and rose. Bagay sa Nemo. Hindi, alam niyo na ni Mark yan. Ni Mark, alam ni Mark. Hindi ko po alam yun. Hindi ko rin alam yan. Ayan, pero sabi ni Mark kanina, may tanong na siya eh. O sige, Mark, magtanong ka muna. Kaya. Opo. Dalihan mo lang ha, Mark, ha? Opo. Yun po, ma'am, tanong ko lang po, nung kabataan niyo po, paano niyo po mas napalalim pa yung relationship niyo po ng Diyos, yung kabataan niyo po? Ano po yung way na ginawa niyo po? Ah, marami. Wala kayo ata kanina. Okay. Oo. Ano, siguro si Lord ang gumawa ng way, no? Para makilala ko siya. Kasi nga, talagang nandun na eh, sa lugar namin yung mga Salesians eh. So yung paglilingkod sa simbahan, no, kaya nga siguro kahit nag-graduate ako ng college, eh, nag-away kami ng tatay ko noon, no, na pagka-graduate ko ng college, hindi ako nagtrabaho agad, hindi ako nag-apply. Kundi, nag-apply ako bilang catechist, mag-aaral na naman ako, no? Kasi siguro nga dahil yun yung mas naging lakas ko eh, yung paglilingkod sa simbahan. No, at hindi alam ng tatay ko, kaya ako yung ginawa, inspiration ko rin siya. No, kasi active siya sa simbahan. So yun lang siguro yung naging lakas ko talaga eh, na nakita ko sa tatay ko yung paglilingkod. Tapos plus meron pang mga pare at brothers na nandun sa pumupunta sa aming lugar. No, kaya naging ganun na rin yung aking ano, pananaw na bilang kabataan, ibigay ko yung aking pagiging kabataan sa paglilingkod sa Diyos. Thank you po, Kuya Mark. Thank you po, ma'am. Hello. Thank you po. Ayan, gagad na. So, o sige, habang pinipipirmo yung pagkatip ng mga Ophelia, ay tatanong ko muna kay Miss Rose. Yung ito naman, medyo pabigatin natin yung kanyang damdamin. Ha? Kailan mo naramdaman, no? Pwedeng bilang teacher o personal, yung matinding kalungkutan? Wow! Matinding kalungkutan. Ano ba? Maraming beses din eh, no? Na malungkot ako eh. No, actually, nung kabataan ko pa lang eh, kasi parang feeling ko ay rejected ako sa family, parang ganun. Hindi ako masyadong pinapansin ng nanay ko. Lagi na nanay ko, no? Ako masyadong pinapansin. So, yung malungkot na ako noon eh. Doon pa lang malungkot na ako. Pero, ang naging takbuhan ko noon si Mama Mary eh. No? Si Mama Mary naging takbuhan ko. Na pagka malungkot ako, magdadasal ako. Pagka ako sa... Meron kasi kaming picture ni Mama Mary Our Lady of Fatima, no? So yun, doon ko nilalabas yung sama ng loob ko. No? Tapos, minsan pupunta ako sa simbahan, iiyak ako ng iiyak doon. So, kabataan pa lang, medyo malungkot ako. Pero, yung lungkot na yun nga, medyo na, ano siya eh, nababawi, no? Simula nung naging, ano na ako, naglingkod na ako sa church. No? So, nakita ko na yung kasiyahan doon. At yung sumunod na lungkot ko siguro, yung siyempre, yung nawala yung tatay ko. At ito lang yung nawala yung mother ko. No? Pero, alam niyo, nung nawala ang tatay ko, katikista ako nun. No? Kaya, parang ang dali-daling ding dalhin kasi alam ko marami mga katikisan din dalhin sa akin. Tapos, umalis ako sa pagiging katikis. Tapos, yung bumalik ako sa pagiging katikis, doon naman nawala uli yung nanay ko. So, kaya sabi ko, parang yung mga malulungkot na bahagi ko, nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung mga support sa akin na alam ko may mga katigis sa mandato. So, may pare na magdatang para sa'yo, sa family mo, nag-misa nung matay sa nanay. So, yun. So, kaya, kumbaga yung pinakamatitinding kalungkutan ay, siguro, pansamantala lang, masasabi kong pansamantala lang kasi, kumbaga nakikita ko pa rin yung grace eh. Kasi naman yung lagi kong panalangin kay God, no? Na makita ko yung wisdom dun sa nararanasan ko. So, kaya siguro hindi masyadong ano. Saka
nung kabataan pa lang ako, kumbaga eh ano na ako sa kalungkutan, no? Kumbaga kaya medyo nasanay na at nakaya namang lusutan, no, dahil nga nadido ko sa paglilingkod sa Diyos. So yun lang. Ah, nalungkot ka ba, Kuya Joseph? Hindi, alam mo, lalo kung napaisip. Oo, oh, anak ko, lalo kung pinatindi yung tanong ko sa iyo. Pero eh, baka merong ibabanat si Sir Nats. Baka isang muna, o oh, kung ano. Sir Nats, paki-unmute. Ayan, ayan. Yung kanina ko pa na, ano, hindi ko alam kung twice or three times kung narinig yung about yung sa na mother mo, yung about sa ang tanong ko lang kasi sa yun nga as yung as a child bilang isang anak, kayo ngayon nakaramdam ka ng parang ayun nga parang neglected ba yung parang ganun or hindi ka isa ka sa parang hindi ka paborito, parang ganun lang na ito ba yung na-overcome mo at paano mo na-overcome to nung yung ano mo sa mother mo? Parang kasing may hinanakit ka sa mother mo yung sa ayon sa kwento mo. Ayun, kasi may paborito siya. Ayan, ayan. Oo. So dyan tayo pupunta. Masyong naman yan. Nag-yield ako dyan. No, nung maging nanay ka na. No, nung nanay ka na, doon mo lang malalagay yung posisyon mo eh. Sa posisyon ng nanay mo. No? So, doon ko napatawad yung nanay ko. Nung maging nanay na ako, nag-alaga na kay Daniel. So, doon ko siya napatawad ng unawaan. At ang mga napangado, nung ano, parang ako naman, itong medyo nagkakaedad din siya, parang ako naman yung lagi niyang nilalapitan. No? So, hanggang sa mamatay siya, no? Ako yung hinahanap niya. So, ako yung pumunta pa ako dun sa ano nun eh, sa Olongga po. Tapos, nahawakan ko pa yung kamay niya. No? So, sabi ko, kilala mo pa ba ako? Tapos, ano, sabi niya, oo, yan. So, kaya nga sabi ko sa iyo, mas nasaktan pa ako nung mawala si nanay kaysa nung mawala si tatay. No? Pero iba yung tao naging, kumbaga ng bata ka, matindi yung galit mo sa kanya. No? Pero pagdating sa huli pala, no, na unawaan mo na siya, at mas lalo pala siyang minahal na kasi dahil doon, naging matibay ako sa kanya eh. No, kaya napatawad ko siya. So, naging mas maganda yung relasyon namin. Minsan nga, ano, madalas nga yan na sa akin naglalambing eh. Lalo na nagkasakit na siya. No? So, pupunta yan. Pagpupunta, kasi nandiyan siya sa kapatid ko, yung kapatid ko nag-aalaga. So, pagpupunta ako doon, sabihin ng kapatid ko, alam mo, pagka wala ka, hindi yan ganyan. Pag nandito ka, umaarte yan, malambing yan. Kasi alam niya na, kasi alam niya na pag nandun ako, kung ano yung gusto niya, ano ang ibibigay ko sa kanya. O, Nay, anong gusto mong pagkain? Ganyan. O, bibili kita, ha? So, naglalambing siya sa akin. So, na-healed ako nung maging nanay ako. So, yun, natuto akong magpatawad kasi naunawaan ko na siya. So, yun. Ayan, oh, thank you, ha, Ma'am Rose. Kasi, alam mo, bakit ko naitanong yan ka mo kasi, nung tayo ay katikista, maganda yung feedback mo sa nanay mo nung katikista. Tayo naglilingkod. Oh. So ngayon ko lang kasi narinig yung hinanakit mo sa kanya. Pero, yan. So, marami ka na-discover ngayon, ha? Yes, oo. Kasi maganda na feedback mo nun sa mother mo nung tayo, nagtuturo na tayo. Ayan, okay. Marks, ha? Meron ka lang? Ano, Marks? Walang matanong si Mark? Hindi kita bibigyan ng grade, Mark. Hindi, nag-iisip na si Mark. Hindi, parang nabigla si Mark eh. Hindi, masabi ko lang, Mark, Sir Nats. Kasi alam mo, misa talagang sa magulang, mahirap maglambing eh. Sana. Yung anak, alam mo na pag naglalambing eh. Yes, diba? So, pero pag magulang, pag naglalambing, sabi na anak, arte-arte naman ni tatay. Arte-arte naman ni nanay. Hindi mo maabot, hindi mo maano. Parang gano'n.
Pero pag yung anak, pag naglambing, alam na lang natin, eh, no? Sana yung mga anak, ganun din sa atin, sa mga magulang. Alam nila na naglalambing tayo. Eh. Abangan mo si Opel, ha? Si Opel, baka nakapila na dyan, ha? Wala pa, eh. Oh. Wala pa, oh. Oh, natulog na yun. Ayaw na mag-comment. Hindi na nag-comment, oh. Natakot, eh. Ante ito, meron pa ako isang ano, Sir Nats. Habang nag-ano, parang makapag-isip si Marks, oh. Total, si Ma'am, eh, ano naman natin, eh, kasundo naman natin. Eh. Yes, oh. At tatanungin ko siya yung, ano naman, para makita lang yung mga kabataan na yung mga teacher, eh, nagkakamali din. Anong pagkakamali ang talagang gusto mong maibahagi sa amin na talagang parang sinabi mo, talagang mali itong ginawa ko, gano'n. Para makita ng mga kabataan na nagkakamali rin tayo. Gano. Na kahit tayo mga guro o kahit tayo... Ang hirap ng tanong mo, ha? Ah, sige, next question po. Ah, next question po. pero hindi, sa ako, nagulat na yung mga estudyante ko kasi nagsosorry ako sa kanila. Kasi may mga teacher daw na hindi marunong mag-sorry eh. So ako nagsasorry ako sa kanila. Siya na siguro na makita nila na kahit teacher ka, makita mo na marunong ka rin magpakumbaba. No? So yun, nagsasorry ako sa kanila. Yun lang. Ayan. Pag may nagawa, oo. Ayan, may sinabi si Ma'am Opelia o si Ms. Opelia. Nandito pa ako. Nandito pa ako siya. Sige, pumasok ka na kung nandyan ka pa. Ay, may shoutout ha. Kanina yung umabot tayo ng 8 million ha. 8 million ang nanonood sa atin. Oh. Ano yan ay nasa 7 million. Baka nagmiriento lang yung 1 million. ano, Sir Jeff ha. Kung 7 million na yan, merong GM4 na nanonood, nakatutok ha. Pito sila kayo na nakatutok. Pito, eh baka sila yata. eh kulang ha. Dapat labing isa yan. Dapat yung tayo apat. Shout out, GM4. Ayan, may ka-shout out, GM4 at sa lahat ng GM. Ayan. Opo, wala si Ma'am Kim ha. Ngayon, wala si Ma'am Kim. Eh, nandyan lang yan. Nandyan lang si Ma'am Kim. O sige, ano naman tayo? Sir Nats, ano? Usapang pamilya naman muna tayo. Sige. Sino si Miss Rose bilang nanay? Ayan. O siyempre, teacher ka dun. May iba yung pagtrato mo sa mga estudyante. O paano naman sa bahay? Akin ako. Isa lang kasi anak ko eh. No? Isa lang anak ko, kaya medyo spoiled. Yeah, nag-aaway nga kami ng asawa ko, medyo spoiled sa akin. Pero pagka galit naman ako, talaga pinapakita ko pa rin na galit ako. So yun. Saka itinetry ko rin na, ano, kumbaga eh, pagdating sa relationship niya, sa mga girlfriend niya, open ako. Kaya lang alisan, pagka papakilala na niya sa akin yung girlfriend niya, nagkakahiwalay sila. Eh, sorry, kung may pakinalo, kakahiwalay na ako kayo. Ayun. Kaya ngayon na yung... Ngayon wala siyang girlfriend. Baka meron na... Parang gwapo yung anak mo. Ay, gwapo yan. Gwapo anak niya. Gwapo. K-pop. K-pop yan, no? Ah, ayan ha. Nandyan pa raw si... Nandyan daw si Ma'am Merlinda. Ah, yan. Siya po ay guru ni, ano, ni Max, no? Hello, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening po. Good evening po. Ayan, si ma'am, ating hidden host. Ayan, si Charity. Ito, taga-ibang bansa yata ito eh. Pero yung tatagalog. Charity, ayan, anong tanong niya, Mark? Si Charity, pakibasa. Ano po ang dahilan bakit lumipat kayo ng public school? Ah, okay. So, ano ba? Nagkaroon kasi ng opening eh, no, dun sa school na tinuturuan ko.
yung values nature nila magiging proper to custodian. Although matagal na nila akong kinukuha na maging teacher doon. No, kaya lang hindi ko sinaseryoso yung pag-a-apply. No, tapos yung talagang kailangan-kailangan na kasi kumbaga swerte lang talaga na inabisuhan niya yung ano, yung sa DO, no? Na wala kayong tatanggapin kundi si Ma'am Barcelona lang. Kaya nung nag-apply na ako sa DO, inaantay na nila ako yung papers ko. Pero ang talagang dahilan ko rin talaga ng paglipat sa public school is yun nga na, na mas magkakaroon ako ng matagal na oras sa mga kabataan. No, na talaga magkakaroon kayong, lalo na advisor ako, yung tuturing mong anak talaga sila, no? Kasi pag yung catechist, limited eh. Limited kasi yung oras mo eh. Once a week ka lang. Pagpunta mo doon, ilang minuto lang. So dito talagang expose ka sa mga kabataan eh. No? Sa mga estudyante. So yun siguro na mas lalo kung mas marami akong oras para sa kanila. Na maibahagi hindi lang kung ano yung subject na tinuturo ko, pati yung faith ko yun. Kaya lumipat ako sa... 30 yan! Ayan. Pero ang bilis nakalipat ni Ma'am Rose sa public school. Ang bilis, oh, kasi hindi katulad ng iba, naghihintay pa talaga ng kung may item. Ano. Hindi, kasi nakitaan na siya ng, ano, ng potential. Tsaka yun, talagang siyempre, kung hahanap ka pa ba ng iba na nandiyan na, nagtuturo, di ba? Hindi ako, gusto kong umiba ng, ano, ng linya eh, Sir Mats eh. Oh, sige, o, sige. Tatanungin ko muna yung love life ni ano, ni Mang Rose, ni Miss Rose. Sino ba si Miss Rose bilang asawa? Ayan, o. Mamaya, may nababanggitin pa ako. Yan muna, sagutin mo muna. Hay na. Ayan. Ano ba ako? Ayan. Dapat asawa ko tinanong mo eh. Pwede yung mag-chat. Pwede yung umakyat. Nanonood naman yata siya. Pwede mag-comment. Ewan ko, ayan. Pinanood niya. Hindi kasi, alam mo, Joseph, ano kasi ako eh, byuda eh. No, na-byuda ako. So, pangalawa ko na yan si Glenn. Namatay kasi yung asawa ko. At tapos, itong si Glenn, dati siyang katikis eh, ng Taranaque. Kaibigan siya ni Sir Art. Si Art Barbadillo, dati Taranaque sila. So, yun. So, doon kami nagkita sa, ano, sa Paco, no? Kumbaga eh, naglolokohan lang kami, tapos nakita ko si Glenn, maganda yung buhok, yung pinakilala na sa akin. So, medyo bata si Glenn. Kaya, medyo bata sa akin to. Pero, nakaka-adjust naman siya sa akin. Nakaka-adjust naman siya. Nakaka-ano na lang. Pero, siguro, bilang asawa, kasi dahil nga na-viewed ako, medyo nasanay na ako na ano eh, ilan taon din na, kumbaga parang independent. So, minsan, ano, kumikilos din ako na kaya ko rin. Parang gano'n na katulad pagdating sa financial, ano, share kami yan, no? Share kami ng gasusin, no? Siya yung magbabayad ng dito, ako yung sa ganito. So, okay naman, no? Kaya lang minsan dahil nga sa pareho kami nagtatrabaho, no? Na ano, ako pang umaga, tapos siya sa gabi, no? Call center siya, eh. So, minsan wala na kaming araw magkita, no? Nakikita na lang kami ilang oras. Pagpa-uwi ako, paalis naman siya. Pero ngayong nagkaroon na ng ano, COVID, pareho kaming work from home. Kaya, yan, nagkakasawaan na kami sa mukha sa isa't isa. Nagkaroon kami ng oras na ano. May kaaway ako lagi. Ayan. Pero, ayan, Joseph, sige, Sir Nacho. Mark, sa Ma'am Kim. Siguro nakita ko na si Kuya Glenn. Nakita mo na yan, no? Siguro. Medyo balbasarado rin yan. Parang pareho rin kami ng buhok. Yeah. Oo. Ayan. Taba na. Tapos, mataba na. Tapos, yan si Ma'am Rosa. Ako, ang masasabi ko sa kanya kasi noon ko pa yan nakikita sa kanya, inisip ko na lang ito rin yun. Siya rin to bilang asawa. Kasi napaka-lovable talaga ni Ma'am Rose. Ever since, kahit sa mga estudyante, sa mga kaibigan, ayun nga, kahit sa magulang,
lovable yan. Ganun din siya sa kanyang asawa. Kung ganun pinakita niya, mas lovable pa siya ngayon sa kanyang pamilya. Ayun siguro ang nakikita ko sa kanya kung kinukumusta mo, Sir Dave, yung kanyang pagiging asawa. Ayun. Okay, ninenervous ako. Huwag mo binabanggit yung lovable. Naiusap ko yung paglalaba eh. Oo. Oh, hindi ba pag naglalaba ka may babol? Oo, oh, lovable. Kala ko, ninenervous ako. Kala ko, Kuya Joseph, ikaw tagalaba ni Preggie eh. Ah, hindi. Hindi naman. Hindi, bawal ako kasi nag-ELS na ako eh. LSD nila, sir. Labas ang paya. Labas sa paya. Hindi, ito ha. Ito, medyo romantikuhin ko pa ulit ha, Sir Mas. Lalalima ko pa yung pagiging romantiko. Okay. Ano ang sinabi sa'yo ni Kuya Glenn nang makita niya yung unang mo dito? Ah, wala. Wala Tiga naman. Parang normal lang. Asset ng mga babae yan eh, si Marian Rivera ba? Yung unang Marian, yung unang-unang. Oo, Rita. Oo, Rita, di ba? Nila Riva. Oo, di ba? O, si Nora Honor. Oo, di ba? Lorna Tolentino. Oh. Wala pa siyang nabanggit tungkol din sa may wagang lunan. Wala naman. Wala pa siya nabanggit. Basta maganda daw ako, gano'n. Hindi, siya nun na lang yung tinatanong ko. Hindi kasi alam mo, sa Chinese reading of face, yung nal sa yan yung banda dyan lahat sa mukha, ay ano raw yan, lucky charm. Oo, lucky charm. Kung hindi ka swertein sa asawa o sa pera, isiswertein ka sa buhay. O isa pag sa atin naman yung pagpapala naman yung sa atin. Uh-oh. Sa kanila kasi ganun swerte yun. May ka-shoutout kay ano ha, kay Master, sino ba ito yung sa channel to? O yung Shodak Shine. Ayun, no. Ay, si Mark eh, parang natulala. Oh, sir. Hindi sir, sir, talagang, ewan ko, parang ang tagal na natin nag-e-LS, parang ano, talagang nalulula ako. Kasi yung mga teacher, talaga di ba kayo sir, mga teacher yung mga kaharap ko yan, yung mga manonood, mga teacher, talagang, kasi sa totoo lang, di ba, as a student pa talaga ngayon, talagang estudyante, pag sinabi teacher, behave, si ma'am nandyan, parang ganon, parang, ay si teacher yan, si ma'am, mabait tayo, tahimik tayo, ganon, parang, ay, Lord, thank you po, puro teacher nag-guide sa akin, kasi, sa akin po, talagang, ang laking blessing, ng, although bukod sa magulang, kasi sila yung first teacher, yung talagang guro na, yan, yung sa eskwelahan na, gumabay, umakay sa iyong pagkatao din. Kasi, di ba, bilang isang estudyante, parang almost half ng araw, kaming mga estudyante, nasa eskwela, apo, yun. Kumbaga parang, yung mga teacher, talagang very thankful ako. Tapos ngayon, makakausap ko sila ng one-on-one, tapos magtatanong, parang, alam, natutuwa at labis yung kagalaan. Gusto mo pala yung matapang, ha? Alam mo, ma. Tumapang gusto siya, Robo. Pero yun, sabi talaga. Sabi ko sa'yo. Opo. Kumbaga, naano ko na, wow, thank you for Lord. Kumbaga, Hindi kasi, diba? Alam mo, ma. Totoo kasi, akala lang natin pag tigyan matapang, hindi naman. Si Miss Tapia kasi, yun yung nakasira din ng imahe ng teacher eh. Yung, kasi Miss Minky. Yung salamin. Tapos, nakapusot. Tapos, yung payat na mamamalo para mangungurot. Hindi naman ganun ang teacher. Monster yun, hindi teacher yung ganun.
Ang teacher, mapagmahal. Nakakaunawa. Oo. Nakakaintindi. Siyempre, minsan nagagalit para itama. Kapag ang teacher naman hindi nagagalit, eh, pangit din. Kasi sa classroom management, ano yan eh. Kasama yan sa inoobserva. Ayun, ma'am. Ayun po, may tanong din po ako. Kasi, yun nga po, talagang sa school ko rin po, talagang itinuring ko rin pong mga nanay at tatay teacher. So, yun po, ma'am. Tanong ka din po, ma'am, na paano nyo po ginagamit yung pagiging nanay nyo po sa mga, sa amin pong mga student, ganun po, sa mga student nyo po. Yung as a mother naman din po. Ah, okay. So, ano, talagang tawag, unang-una tawag ko sa kanila, anak. Ayan. So, minsan nga may, eto lang, ano, bago, mga bago kasi ngayon yung estudyante ko, ano, kasi hindi ko kakilala. Tapos, nag-chat kami, sabi niya, nadobli yung A niya. Sabi niya, ah, sige po, mama. Tapos, binawi niya. Sabi niya, ay, ma'am pala. Sabi ko, eh, bakit? Okay lang yun. Sabi ko, mama mo naman ako eh. Kasi, anak ko kayo. No? So, para, dun pa lang gusto mong iparamdam na, nanay kanila na hindi sila dapat nahihiya rin sa akin, no? No? Kung ano yung pwede lang sabihin, kung ano yung gusto nilang sabihin sa akin. At saka yung mga bata talagang pag nandun pa ako sa ano sa classroom, ano, talagang kinukumusta ko rin naman sila eh. No? Kaya yung mga, yung first advisory ko, yan, spoiled yun sa akin, no? Kasi unang-unang advisory ko, ano? Kaya talagang kumbaga lahat ng binuhos ko, lahat ng pagmamahal ng pagiging nanay, kaibigan. So, ayun, inano ko sa kanila. Kaya kahit hanggang ngayon, no, meron pang incidente pala na itong estudyante ko, may nag-aabang sa kanya, no, na may nakaaway siya. So, aabangan siya, bububugli siya. So, ang ginawa ko, talagang hindi ko iniwan, hinatid ko talaga hanggang dun sa bahay. Yung estudyante ko, naglakad kami, hinatid ko talaga siya hanggang sa bahay, hanggang makapasok ng gate. At sinabi ko sa nanay niya na huwag niya po munang palabasin kasi may naka-trouble yan sa school na ano siya, naaabangan siya. So yun, talagang pinaramdam ko sa mga estudyante ko na yung pagmamahal ng nanay, andun din eh, makikita rin nila yun sa mga teacher nila. So yun. Yes, thank you po, ma'am. Depende sa teacher, ha, Max? Depende sa teacher. Kasi sa babae, bagay yun eh. Eh kasi pag lalaki, pag tinawag ang papa. Iba, no? Ba't nga po? Baka may marinig na misis mo yun. Iba yung ano, no? Iba yung dating. Oh, iba dating. Opo, pero yun nga po, no? Pag yung, ay, Sir Nuts, nakamute ka po. Sir, nakamute pa po. Na. Hindi, tinatry niya lang talaga na mag-mute. Gusto mo mag-LS tayo na walang, ano, na walang boses. Oh. Marami silang maintindihan yan. No? Tsaka ma-inspire din ako. Ang pinakamatinding ma-inspire din yung mga bingi. Oo, talaga. Oh. Tawagin natin si Sister Bing. Ayan. Ay, si Ma Berlinda, nag-sorry kasi na late daw. Opo, medyo late daw po, hindi daw po makagawa. Tapos eh, okay lang po. Para nabanggit mo na rin ito kanina, yung sagot mo kanina eh. Oh. Yung tungkol sa pa. Di ba yung medyo, yung mga student. Sa public school, sige, pakisagot na rin ha. At bago mo sagutin yan, gusto ko lang sabihin na, si Ma'am Rose po kasi naitatanong ni Ma'am Kim in private. Si Ma'am Rose po ay galing sa Maseda Integrated School po siya dito sa Santa Mesa sa high school po. Ayan. Ma'am Rose, pakisagot na yan. Anong masasabi niyo sa mga student ng public school? Ayan. Since siguro nagkaroon din ako exposure sa private school, no? Sa PWU nga. Although, ang na-handle ko doon ay siguro once lang ako na-handle ng isang section ng high school, no? Ibang bata kasi pag nasa private, eh, no? Na meron akong hindi makakalimutang karanasan din sa private school na may isang bata na siga-siga, no? Na talagang binastos ako.
Mabi na sa ko tapos nagkaharapan kami sa guidance. Tapos talagang kung daiting ka no ng magulang ng nanay na mapapasok pa ba ako diyan sa klase ng Barcelona? Oo, binabiyara natin siya, no? So ganun yung personality ng mga bata sa 5-8, yeah? So medyo may spoiled kasi sila. No? Pero kaiba naman doon sa public school. So kung spoiled ay spoiled sa ano sa private, yung ibang bata. Sa public school naman, parang wala naman, hindi naman masyadong pinakikialam na magulang. Iba, no? Walang pakialam yung magulang na kahit ilang beses minang pinapunta yung ano yung nanay, no? Hindi talaga pupunta. No, nawawala yung mga bata nang hindi nila alam na papasok lang hanggang gate lang, no, tapos hindi na papasok sa klase. So siguro yung mga bata sa public school na parang ano nakita ko na ano nga sila yung parang naging extension ng bahay nila o ng yung environment nila yung school. So yung ingay kumbaga no nandoon sa kanila. So kaya kailangan ipa ano mo sa bata na nandito kayo para mag-aral no na yung ingay kasi minsan na habang nagtuturo ka parang may bigla na lang sisigaw, may bigla na lang kakanta nang malakas, nagpapatuloy nang malakas. Pero ang maganda sa public school ng mga estudyante, yung kababaang loob. Yung mabababa sila. Na talagang alam nila pag nagkasala rin sila, marunong din sila mag-sorry, no? Hindi ko tulad sa private yung iba. Hindi naman lahat, ano? May iba talaga na babanggain ka pa, no? Pagmamalakyan ka pa, no? So yun siguro, yung nakita kong kaibahan ng mga estudyante sa public school. Na pag nakuha mo sila, namamahalin ka ng mga yun eh. Pag naabot mo yung damdamin nila na may pagpapahalaga ka sa kanila. So, papahalagahan ka rin nila eh. No, hindi ka nila makakalimutan talaga. Kaya yung first advisory ko nga, sabi sa inyo, ngayon, ano na sila, grade 10 na sila. Pag nakikita nila ako, sabi, Mama, I miss you, Mama, I miss you. No? So yung kung ano yung binigay mo sa kanila, ibabalik nila sa'yo. Yung hindi ko naramdaman masyado sa pride. Yun po. Okay. Ayan. Sir Nacho, meron lang ako pag nilinaw, ha? Kasi alam mo, minsan talagang nagtitig yung tinga ko pagka yung mga ganyang sinasabi yung binabayaran yung teacher, eh, no? Oo. Alam mo, ito ha, ano lang, nilinawin ko lang ha, hindi po lahat ng binayad nyo ay napunta sa teacher. Ang binabayaran niya po yung institusyon, yung eskwelahan. Kasi po yung bayad nyo sa aircon, eh iba yung bayad sa teacher. Yung teacher po, hindi mo binabayaran yung teacher eh. Kasi yung aircon binili. Yung teacher din yun naman binili eh. Yeah. Yeah po. So ang aircon ay para sa ano sa servisyo niya magpalamig. No? Pero yung teacher hindi binili yung pagka-teacher niya. Yun po ay profesyon. Yeah. So kahit di mo magturo ang teacher, teacher pa rin mo yan. Oh, ha? Kaya po hindi mo yan susubad kung malakas yung mahangin o malamig, no? Ang naisusukat po dyan kung may natutunan ka. So, wala ko sa teacher ang pagkatuto, nasa iyo pa rin. Amen. Kaya po hindi ko binabayaran yung teacher, ha, yung curriculum, yung mismong institusyon ang yung binayaran. Kaya po, wag po natin ibababa yung pagtingin natin sa teacher, ha? Kahit po wala siya sa school, pag nakasalubong mo yung teacher, hindi mo siya binayaran na nakasalubong mo siya. Teacher pa rin siya kahit di siya nagtuturo. Maliwanag po yun, ha. Kaya hindi ko talaga binabayaran yung teacher, yung kanyang pagka-teacher, hindi ko yan mababayaran na kung magkano. Dahil ang tinuturo niya ay yung wisdom. So, yun po ang pinagpalit ni Solomon sa kayamanan. Ang karunungan. So, manap ka ng karunungan, ngayon ko kung makabili ka ng karunungan sa department store, pabili ng wisdom. Maliwanag po yun. Ha? Aircon, meron ka mabibili. Okay, maliwanag yes, po yun. Yes, ha? Oo, kasi, may karanasan ka rin, ha, Kuya Joseph. Hindi, kasi ano eh, minsan nabababa yung pagtingin sa teacher eh. Yeah. Kaya ano, di bang, ako eh, teacher. Pero kahit ako nagtuturo sa classroom, may teacher ako.
Di ba? Ganun lang, ganun lang. Iba yung profession na ano eh, na ganun, basta iba-iba. Siya yung vocation siya, hindi siya basta yung babayaran ka dahil sa talent mo lang, hindi siya talent eh. Hindi siya skill. Ang teacher ay hindi skill ha. Maliwanag po yun na hindi skill ng teacher. Ang pagti-teacher ay vocation. Mas malawak. Ito big. Mas malalim. Mas malalim. Yes. Oh. Ang si Lord, eh, teacher din yan. Si Jesus. Good master, oh. Di ba? Okay. Sige, baka maiba segment natin. Maging tayo eh. Sige. May shoutout ulit sa lahat mga nanonood. Si Sir J.L. Ferrer, baka nanonood siya ngayon. May shoutout sa'yo. Bukas meron siyang ano show sa DWB. Hi! Safely. Siya na si, ano, si Miss Rowena, taga PWB ito. Si Rowena Vidaldo. Active din sa simbahan. Hello po. Baka na-meet mo na si Miss Rowena. Siya yung sa mga bayanihan ninyo. Yung mga concert. Oo. Ayan, sa PWB. Nagturo din siya doon sa PWB. Welcome po. Welcome. Like and share. Ayan po, pag nagustuhan. Kahit yung nagustuhan po. Ayan. Hindi, alam mo, ang nakakatuwa dito sa segment natin, araw-araw, eh talagang aabangan mo kasi iba-ibang tao, iba-ibang karanasan ng buhay. Yung iba-ibang grasya. Kasi nung panahon natin, di ba, wala tayong ano, panay drama na papanood natin, eh, nakukondisyon ng utak natin. Di totoo. Saan ba yung inaway yung Vienan? Kasi pinalabas sa masama Vienan. Inaway yung teacher, pinalabas, masama yung teacher. Inaway yung tatay, malabas. Eh ito, inspirasyon. Balikta rin naman natin yung pakita natin yung totoo. Kaya maganda rin po yung comment ni Ma'am Rowena. Ayan. Ati Diayet. Ang po niyan, tuwing gabi, ito'y fun. Masaya. May kasiyahan. May reflection lahat na halo-halo kaya. Hindi ba, ano? Hindi ba tuwing gabi, ito'y pogi? Pogi. O tama na, baka may iba. Every night yung guest, kasi every day may natututuhan tayo, may naibabahagi tayo, kung ano karanasan. Ay, ito isang munting regalo. Baligda rin yung TGIF. Gift, galing. Ayan, bumabahanap na si Mag. Bumabahanap na si Joey. Nakain mo ng vitamins. Kala ko, ano, Sir Jeff Mars, TGIF, 3 guwapo, I found. Oh, sabi ni Freddy, kantahan na lang ng luna. ano request mo eh? Nagawaan tayo ni Ophelia eh. Saan na to si Ophelia? Mayarap naman ang request mo eh, Freddy eh. Levian Rose. Millennial yan si Ma'am Freddy. Millennial ba yun? Millennial. Diba Joseph, nagigitara ka rin? Hindi. Ay, ako nagigitara ako. Ah, okay. Sige, kahit anong kanta lang. Hindi, yung ano, religious. Siya. Alam mo ba yung siya? Siya? Siya-la-la-la-la. Siya-la-la. Hindi, yung ano, yung siya, yung siya. Ang dapat tanggapin si Jesus pala yun, Jesus. Mali yung title ko.
pesos yun. Aegis, ayan, Aegis. Aegis, Aegis. Saka sana pala, tinawag ko si Glenn na gitara. Oo. Kasi kinakanta namin yan. Sa recollection, no? Oh, sige, ladies and gentlemen, let's welcome Miss Rose. Talagang kakanta ko, ha? Sige. Pinag-iisa at lulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, mawag ka at siya'y naghintay. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noong bukas ngayon at karamay kang tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Thank you, yun lang. Yan, okay. Kaya't nangang tatanda, siya lamang may pag-ibig. Natunay. Next time, paghahandaan ko, mag-ano ko ng buong kanta. Hindi ako sinabihan ni ano eh. Oo, oh, may sana. Gitara. Ayan, may meron pa, oh. Oh, ikaw daw, Ying. Oh, ikaw? Hindi mahilig si Freddy sa mga kanta, eh, no? Hindi mahilig. Ano bang pisa nun? Ikaw, ang pag-ibig na binigay, sa akin ay may kapal. Di ba yun yun? Kalimutan ko na yun. Kalimutan ko mga kanta. Pero kinakanta ko yun pag may kasal. Ikaw, pag-ibigay mo tayo sa ilalim ng araw. Ay, iba pala yun. Kung saan... Nag-alo-alo. Sige, chati ko. Ay, iba ko. Next time, bubuhin natin yung Freddy. Ay, hindi ka ba naimbitahan sa mga, sa mga celebration, ganyan, no? Yung mga, ay, hindi ko tawag dito. Kasal, gano'n. Makanta ako sa kasal. Oo. Nung kabataan ko, di ba, kumakanta ako. Isa ako sa kumakanta pag wala yung taga-kanta sa simbahan. Ako yung mga hanapin. Kasal, libeng, yan. Ay, nabanggit na yun sa libeng. No? Ano yung pinagkaiba ng kanta sa kasal ka sa libeng? Ano nga ba? Siyempre sa libeng. Sa libeng, dapat medyo, medyo na maiiyak sila. Yan. Oh. Sa kasal, medyo yung song na nakaka-inlove. Yan. Kasi minsan, diba, dapat ibabago, babatay mo yung boses mo sa patay. Dapat patay boses mo. Nangyari na ba sa inyo yung may panahon na bumirit ka tapos hindi mo naabot? O minsan, oo. Pag hindi ka nag-localize, walang localization. Saka yung umagang-umaga, yung pagkagising mo, yung alas 6 ng umaga. Kasi nung kuwera ko, yun ang oras ng kanta namin eh, alas 6 ng umaga. Kaya pagka, hindi ka kakanta ng mataas kasi alam mo kung pipiyok eh. No? Pipiyok ako, ganun tumapat sa mic. Yun lang yun. Mahirap kumanta kasi pag wala ng localization. Lalo na alabawa, kung ikaw din yung kanta mo, no? May kantang ikaw sa yung ikaw na religious, meron ba? Ah, religious. Ikaw ang bigay ng may kapal. Alam mo yun, narinig mo ngayon. Kinakanta ko yan dati. Sa habang panahon.
May mataas. At lahat. Eh, gusto ko ba natin yan? Nagagalang ang sani ikaw naman. Iba na naman yan ah. Eh, hindi na kaya. Ikaw naman. Ikaw naman. Ikaw naman. Pinasa na. Ay, sabi ni Ma'am Kim. Ganda ng boss. Yes. Ayan. Totoo po yan. Yan. Wala na lang practice eh. Wala na practice, ma'am. Oo. Nung katikis ako, pag nagtuturo ako, kumakanta ako. Oo, kinakantahan ko sila. Yan. Ngayon, di ko na masyadong magawa eh. Kasi pagka nasa public school ka, no, dire-diretso minsan yung turo mo. So, napapagod na yung boses mo eh. So, iyon. Pag mga kaya, special occasion na lang. Oh. Pag special na lang. Kaya kailangan mong pag-practice-an. Kailangan pagkakatikis ka, asit yan yung pagkante, no? Oo. Kasi sa misa, ikaw na yung nagbabasa, ikaw pa yung nagpapakolekt, ha? Ikaw pa yung choir, no? Lahat na yes. Yan, pari lang, tsaka ikaw. Ikaw lahat. Tsaka, ano, tsaka lalo na sa elementary, eh, mas mahilig sila sa kanta. Kanta. Tama. Hindi ako ba, hindi, may tanong ako eh, kung yung katikis, meron talagang aral sa pagtukumpas. Kasi nung bata pa ako, panay ganun lang yung ano yung upos ng katilis. Purihin ang Panginoon. Ah, ganyan o. Hanggang matapos ganun eh. Kordero ng Diyos talaga. Santo, Santo. Bisa yung nahawak na pamaytay na, sir. Minsan pamaytay yung ako ko, sir. Ginagano. Ay, pamaytay pa. Tapos ginagano ganun sa akin. Ginagano, no? Sorry po sa mga kotikis mo. Sorry po. Ayan na, may kakampi ka na. Oh, may kakampi ka na. Ayan na, oh. Ayan na. Ayan na, ayan na si Mare. Ayan na. Bakit din yan? Ang asawa, oh. Bakit din yan, Nas? Bigyan mo ng link. Ayan lang ka-chewit mo, Mare. Oo, oh. Oh, bigyan ng link. No. Papuntay mo na dyan. Itabi mo sa iyo. Tabi kayo. Sa ikam nga siya. Nasa ikam. Kala ko nandyan lang. Oo, may celebration sila, no? Oo, meron sila. Kailan kanina, nanonood ako, nangina lang ng volume nila. Wala, wala talaga. Wala, eh, no? Oo, wala talaga, eh. Sayang. Eh, natiempo na yung ano, na inaayos yung internet, eh. Oo. Sayang, siguro, celebrate. Siguro. Bukas po ba yun, sir? Alam ko bukas na raw po eh. Ah, bukas pa ba? Kala ko ngayon na yun. Opo. PLD Touch Marks po. Oo, di ikaw yung huli naming LS. Sir, sa globe po ako. Ayan na, mega shoutout sa aking asawa. Ayan na. Hi, Mare. Hi po. Hintayin natin yung Dr. Mangats ni, ano, ni... Ni Ma'am Kim, oo. Hindi pa, batiin mo natin mga may birthday. Baka meron kayong alam na may birthday, ha? Miss Rose. Oo, yung ano ka, pamatay ko. Birthday niya sa, pero hindi ngayon na. Sa ano, kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. Yan, birthday niya. At happy birthday, Lorraine. September 28. Yan. Dito si, ano ha, si... Si CK, Chantal Chloe sa 27 at saka si Paul. Paul Vincent. Ayan. Sa kayong dati ko kayo ko. Yung dati kong core group nung ako yung katikis sa yung first core group ko. Teacher na rin ngayon yung kambal si Angie at si Angel. Birthday nila ngayon. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday.
birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ayan, happy birthday po sa lahat ng may birthday ng September. Make a wish, Sir Mats. Sir Mats, ipan na natin. Oh, Ma'am Rose, ah, ipan natin yung weekend din. 1, 2, 3. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. Yung kumpas. Yung kumpas. Ayan. Thank you sa lahat ng may birthday, ha. Papagpalain kayo ng Diyos. Ayun. Mabuhay po kayo. Alam mo, nakakatuwa yan pag birthday mo, tapos may kakanta sa inyo ng happy birthday. Oo. Ayan, nandiyan na ang duktungan ni Ma'am Kim. Ayan po, ayan. Explain mo, Max. Yan po, so basahin mo po na po natin, nandugtungan na po ang salita ay gabay, guro. Gabay, guro, aalagaan, bata, aabutin, why. So yan po yung dugtungan natin, yan po. Yung dugtungan, yan po yung bubuoyin. Yes, opo. Bubuoyin po yung last letter word po na why, kung ano po yung salitang naaangkop dyan po sa salitang guro, aalagaan, bata, aabutin, why. Ano po yung why na iyon? At ang salitang yun, nabubuo ng salitang gabay. Ayan po. G-A-B-A-Y. Gabay. Dadepid, meron talagang gabay. Alam ko eh. Gabay. Yung salitang gabay, o. Oh. Meron talaga. Guro, aalagaan, bata, aabutin, yayabong. Kala ko yaya, eh. Yayaman, yayabong. Ayan. O, kayo naman. Aabutin yaman, aabutin Yemen. Yemen. The Kenemen. Yayabong. Yayabong. Pero hindi po magsasagot, sir, kasi nagbigay po ng key answer. Sasagot. Okay, okay. Alam mo na sagot. Tapos pero ano po mag-sense yung mga key. Yakas. Alam mo yung yakas? Yakas. Lakas. Aabutin. Yung bata, aabutin. Guro, aalagaan yung bata ng guro. Tapos, yung bata, aabutin yung iway. Yung iway, aabutin yung... Yeso. Yapak. Yapak. Yung yeso. Ayan, pwedeng yapak. Yapak. So, yung ba yung tama, Mark? Hindi pa yata. Hindi pa. Antayin po natin yung comment ni Miss King. Ito, meron si Freddy. Baka manalo ng 50 pesos loan. Wow, yapak. May price ba? Laing. Oo, meron. Laing. Laing, tsaka adobo. Bata, yayakapin. Ay, ang magaling. Yayakapin, o. Oh. Ano pa? Ano pa mga why? Pero ano po, Ma'am Rose? Opo, yes? Pinatatanong po ni Mrs. Kim po kung naabutan niyo daw po si Sir Jean na principal na ngayon ng Magsaysay High School. Ay, hindi po ako magsaysay. Hindi ko, ano, ang magsaysay na principal na abutan ko, yung lalaki ngayon.
Kasi 3 years pa lang ako sa ano. Bago lang po ako sa public school, nasa 3 years pa lang po. Matagal ako naging catechist. Ayun pa. Okay, ano na ang ating sagot sa... Ano ang sagot? Ano ang mahiwagang why na yan? Hindi ba yapak? Hindi yapak. Yapak. Ayan. Yaman, yapak. Yayaman. Parang mas ano ko yung yaya happy ni Fred. Oo. Ako yung... Duro, aalagaan bata. Yayayain. Yayayain. Yung bata ni Yayaya. O, Yaya, alika, punta ka na. Ang hirap ng way, ano? Oo, ang hirap eh. Pero pagka sinagot na, parang madali. Pagka sinabi na, ano? Pag sinabi na, yun lang pala, ganun eh. Yun lang pala, o. Oh. Yun lang pala. Nasa dulo na lang pala, nila ako kanina. Parang ganun. Oo, nasa dulo na. Yang sa yung bang dulo ng dila eh laging naaalimot yan. Nalalaglag. Oh, minsan yung napagalitan ako noon eh online class po namin recitation. Eh siguro nasanay akong ganitong environment NSLS sagot sa. Ah, yan na pwede na rin. Pwede na rin daw sinabi ni Freddy. Ya kapi ng buong pagmamahalang mga bata. Yes, galing ni Manfred. Oh. Eh pero hindi pa exactly. Hindi pa. Oh, pwede naman. Pwede pa. Oh. So siguro mga 3 oras malalaman na natin. Ang hirap ng pahirap ni ma'am. Pahirap ng pahirap tong quiz ni ma'am. Mahirap ah. Mahirap magpa-exam ni ma'am ah. Ah, pero ang tama sagot daw ito. Ano po? Iyaring pangarap ng mga bata. Ah, yari. Okay. Oh, nayari tayo dun ah. Oo oh, nga eh. Words to words yan. Iyaring pangarap yan. Iyaring. May yaring pangarap. Tama naman totoo. Ayan, gabay pangarap pala yan. Gabay pangarap. Oo. Iyaring pangarap. Iyaring pangarap. Pero alam po, mayroong ano eh, may gabay ito sa DepEd eh. Dinidiscuss nila eh. Alam po yung U, yung Y, Youth Empowerment. Yeah, yung so, Y sa dulo. Parang may ano, academic, gano'n. Oh, so, paano? Final words? Oh, final words. Oo, oh, maraming salamat ha. Talagang nag-enjoy ako ng halos 2 oras. No? Talagang... Lalo na sa kantahan, no? Hindi pa nga eh, no? Sayang talaga. Bitin kami, no? Dapat meron tayo isang segment pa ulit, no? Concert! Para... thank you, ma'am. Ma'am Ophel, thank you sa pag-duet niya. Thank you, ma'am Ophel, maganda. Tapos di ba nga, sir, nabanggit niyo po mga katikis po talagang taglay na sa kanila yung may... Hindi. Ano, sabi mo, ma'am Ophel, yung mag-guest daw siya pagka yung prepared. Yung ano, sabay siya lang ni Miss Rose. So, yung special na ano, talaga. Ano, parang mga... ano, concert. Nagko-concert din tayo dito, di ba? So, ano, minsan may... ay nayaan natin sila sa concert natin, online concert. Oo, pwede. Ang mga title nila. Inspirational songs. Yeah. Oo. Yes, oo. Katikesing. Katikesing, oo. Oh, mahusay si Mark talaga. Katikesing, oo. Oh. Katikesing. Galing talaga nito ni Mark. Oh. Usapang katikesing. Oh, nag-uusap pero nag-sing. Oo, usap ang katikis. Ayan na. Ayan na po. Pwede rin ano, title natin, Singbahan. Yun, Singbahan. Pwede rin. Singbahan. Oo,
Oh, Mark, nadagdagan na naman, Mark, ha? Lagay mo, dagdagan yung simbahan, no? Okay, baka... Ayan, ayan, no? So, final word tayo, Brother Mats. Yes, oo. Oo, yeah. Unahan natin si Mark. Sige, Mark. Sige po. Yun po, una po sa lahat. Good evening po. Thank you po sa gabing ito, Ma'am Rose. Talaga po thankful po kami. Tsaka, yun nga po, no? Talagang nagugulat nga po ako pag talagang, yun nga, mga teacher na po yung mga nakakausap ko po. Kaya, talagang ano, yung mga naibabahagi ko nila talagang ka-inspire po kasi lalo na po, sa mga teacher po eh, sa eskwelahan, lalo na po yan kay Ma'am Kim. Ganun na lang po kalapit sa kanila. Kaya po, lalo na po si Ma'am Rose, nag-share po ng kanyang inspirasyon. Talagang, di ba po, nakaka-inspire po yung ganong pangyayari sa buhay nila, lalo na nung kabataan. Katulad din po ng kabataan ni Ma'am Rose, talaga pong, yung pagtinawag ka ng Diyos eh, na talagang lahat ng ano mo papabaguhin niya opo, tsaka pag tinawag ka ng Diyos tuloy-tuloy na po. Katulad nga po na nangyari sa akin, tinawag ako ng Diyos upang maging lingkod ng simbahan, maging altar server. Talaga po nakita ko po yung kaibahan na ng aking hindi ng kabataan, hindi ng pagkatao po. Kaya po yun. At tsaka ayun po, talagang yung mga guro na talagang naano ko po na ganun sila kung paano magmahal sa aming mga estudyante po. Lalo na po yung pagtinawag ka ng word na anak. Talagang bilang estudyante napaka-sarap pakinggan dahil na anin nga po diba natawag ka ng isang guro na gumagabay sa'yo na itinuturing ka rin bilang isang anak. Kaya, ayun po na, thank you so much po, Ma'am Rose, at sa lahat po ng mga guro at ang mga katikista po na po. Thank you so much po sa inyo. God bless po. Ayan, thank you, Mark. Muli, ang kukunin kong final word sa iyong salita ni Ma'am Kim na gabay. Guro, akayin, bata, aabutin, yaring pangarap. So, sa pamamagitan ng isang guro, sabi nga ni Mark, nakita kay Ma'am Rose yung pagiging inspirasyon simula pa lang nung siya ay bata at yun ang sa kanyang pagkabata nadala niya yung spirituality ni Don Bosco, yung kanyang kasiglahan, lalo na sa pagtuturo sa mga bata. So, hindi lang basta estudyante ang turing niya sa mga bata. Tunay siyang gabay dahil sa kanyang mismong pagkatao, nakikita, hindi lang yung tinuturo niya, yung nakikita sa kanya, kundi yung ginagawa niya sa buhay niya. At yun naman ang talagang ano natin, layunin natin bilang mga guro, hindi lang itong sa utak lang na maitanim natin sa mga bata yung ating tinuturo, kundi may sa buhay na alala ko yung ano, yung isang guro na nagtuturo na kahit math, kahit sa science, o anumang subject ang tinuturo niya, ito ay inilalagay niya, pilit niyang binababa sa buhay ng tao, sa buhay ng kanyang estudyante. So ganun, at sa kanyang buhay doon, ganun yun tayo bilang isang guro, lalo na sa pagiging katikisa, una tayo maging witness ni Jesus. As guro, maging guro talaga tayo na talagang gabay, na yung sinabi ni Ma'am, maging gabay tayo para maabot ng isang bata ang kanyang pangarap. At sa mga bata, muli ay maririnig natin ang salitang ito sa LS. Lahat sana ay marunong din umintindi sa isang guro. Na sabi nga ni Sir Joseph, hindi binabayaran ang pagiging guro, hindi nababayaran, dahil hindi ito gamit, hindi ito serbisyo, kundi ito ay isang bukasyon.
Kahit na hindi sila magturo, guro pa rin sila. Naalala ko yan, lagi ang tinuturo ng pag nagagalit ang teacher namin sa amin. Kahit hindi ko kayo turuan, sasahod ako. Kahit na ano, kahit hindi kayo makinig, guro pa rin ako. Kahit nasa labas ako, guro pa rin ako. Yun ang mga guro. At bilang guro, pag nakikita ko ang guro, at talagang gabay, ayan, kahit ano yung tinuturo niya, hindi ko na maalala kung ang tinuro niya, basta alam ko ang tinuro niya sa akin para ako matuto, para maabot ko nga yung pangarap ko. Tunay yung totoo yung sinabi ni Ma'am Kim na ang guro ay gabay. Sa lahat ng sa ating co-host, hidden host, sa main host, at sa bunsong host, si Marcia Hernandez, maraming salamat, lalong-lalo na sa ating bisita na si Ma'am Rose. More power sa iyong ano, sa iyong ginagawa. May God bless us always. Ayan, maraming salamat sa inyo, Kuya Nats at Kuya Max. O, sabi ni Freddy, Ma'am Queen, support na lang ng nang laing. Nang no. Kasi medyo lang eh. Medyo lang. Okay. O, pwede na daw. Na, maraming salamat sa iyo, Miss Rose. Unang-una, bagay na bagay yung pagiging guru sa pangalan mo dahil Rose, no? May respect, may openness, may self-awareness, saka may empowerment para sa kabataan. Wow. So, yun lang ang sabihin mo, ito yung bawi na yung pangalan mo. Wow, galing niyo po. Tapos ang guro, alam mo ba, Mark, ang guro, ang tamang pagkaunawa ko sa guro ay ang matutong gumalang at rumispeto. Ayan, ano. Yun lang, sa akin ay life is school. Ewan ko tama yung grammar ko. Life is school. Dapat kasi school is life. Parang ganun, ewan ko. Ha? Pero nakita ko kasi yung halaga ng life. O halaga na school sa life. Parang ganun. Ang halaga ng pag-aaral sa buhay. O tama, life is short. Pero ano natutunan mo? Diba? Alam mo na nga life is short. Diba? Pero napakalaga ng pag-aaral. Tayo mga tao, hindi natin mawawala yun eh. Yung pag-aaral. Napakalaga sa atin yan. Hanggang mamatay tayo, tayo ay nag-aaral. Paano tayo mamamatay? Harapin natin yun. So, pag-aaralan din natin yun. So, maraming maraming salamat sa ating tawag dito ay inspirasyon na guro, si Miss Rose. Ang aming natutunan ngayon ay yung parang sa Little Prince, no? Na kahit na ang guro ay mawala, pero yung natutunan ay hindi mawawala kahit kailan. Kung ito ay sinasabuhay ng isang mag-aaral. So, thank you very much, Miss Rose. Ayan, si Miss Rose naman. No? Opo. Okay, so siguro unang-una ako nagpapasalamat sa inyong tatlo, no? Na sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magbahagi ng aking buhay, no, bilang isang guro, bilang isang kapitin sa aking pagmamahal sa mga kabataan. Sa mga guro po na napapakaguro, patuloy lang po natin, no, yung ating mission na ipasa yung ating mga kaalaman sa mga batang ito. Bagamat minsan na wawalan tayo ng pag-asa doon minsan na may natututunan ba sila, no, kala natin wala. Pero ang mahalaga po doon talaga, minsan din natin nakikita yan ngayon eh, no, makikita na lang natin yung after niyan pag bumalik na sila sa atin. So yun po, no, na meron tayong naipon lang karunungan sa kanila. So mahalin po natin yung ating mga mag-aaral at sikapin natin tignan yung mabuti sa kanila. Na huwag po natin i-try na i-capitalize yung masama sa kanila. Dahil ang pagtuturo po ay isang karangalan po ito, no, kasi si Jesus mismo ay isang dakilang guro, no. At sa mga mag-aaral naman, sa mga kabataan, no, yun nga, ito rin yung pangalawang magulang, yung, ang inyong guro. No? Yung paggalang nyo sa inyong magulang ay
dapat pinapadama rin ito sa inyong mga guro. At kung may mga pagkakataon na hindi kayo masyado naririnig ng inyong magulang, nandiyan yung inyong mga guro upang siya rin magpuno ng mga kakulangan din ng inyong mga magulang. No? So yun lang ha, no, para sa akin, isang malaking biyaya ang pagbabahagi ito na binigay niyo sa akin. Maraming salamat at sana ay patuloy niyo ipagpatuloy itong programong ito, pagbibigay ng inspirasyon sa mga tao, lalo na ngayon napakahirap ng buhay, no? Naghahanap tayo ng makakapitan upang ipagpatuloy yung buhay na masaya, no? Cool lang, no? Kasi dito cool lang tayo pare-pareho. At yung pagtawa, no? Ang tagal ko na rin hindi masyado nakakatawa. At dito, nailabas ko yun. Thank you very much! Ayan, yes. Iniwan na tayo ni Nacho. Asan na si Brother Nacho? Nauna yata nagpaalam. Sir Nacho. Maraming salamat. Ma'am Rose, thank you po. Thank you. God bless po. Thank you. God bless po. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mabuhay ang mga guro. Yes. Mabuhay, sir. Ayan, oo. Sir Nas, nakaano ka? Naka-mute ka. Mute, okay. Alam ko na. Pagka naka-mute, ang tawag natin, mutant. Mutant. Mutant ka. Sa nanonood sa San Nicolas Pangasinan. Yoli Kimo, magandang gabi sa iyo sa iyong patuloy na panonood. Ayun. Thank you Ma'am Rose, sabi ni Ma'am Erwin the King. Ayun. Sa lahat ng taga San Nicolas, Pangasinan, mega shout out sa inyo. Parang gusto ko diyan pumunta sa San Nicolas. Ayun. Oh, pa-shout out tayo diyan. Pagka libre na, gagawin natin mag-i-LS tayo sa iba't ibang lugar. Ha? Yes. Yes, apo. Para we travel, para ibang... Alam mo ba yan, Sir Jeff Marx, yan si Yoli Kimo ay singer din. Singer din yan, madalas kumanta yan. Minsan magpadala yan ng video na kumakanta. Ayan ha, hintayin namin yan ha, Yoli Kimo ha. Kanta mo, ayan. Ako eh, talaga natutuwa ngayon ha. Isang gabing na maraming inspirasyon ang aking natutunan ngayon, no. Alam mo kanina, Sir Jeff, 'di ba naalala mo kanina nag-aalangan ka na ano bang itatopic ni Ma'am Rose kasi kagabi kuwela tayo pa parang ang hirap ipasok ng katatawanan. Ngayon dahil nga akala na kasi dahil daycare siya kung ano bang ipapasok natin nakakahiya naman kagabi tawanan tayo sabi niya game naman to na. Si Mama game naman si Mama diba kasi nga yun nga nasanay tayo pag teacher nakasawayin tayo bawal tumawa, bawal. doon lang siya sa lecture niya, pakinggan natin. Oh. Parang gano'n. Oh. Kaya si Mar na naisip kanina. Hindi ko natanong kanina kay Ma'am. Di bali sa susunod. Kasi ba't minsan daw, nagtataka yung mga bata, ba't lagi rin nagkikwento ng buhay yung teacher? Nagawa mo ba yan, Sir Jet? Nagawa mo rin yan? Ha? Nagkwento ka ng buhay mo. Oh, siyempre. Paano ka makikilala ng mga estudyante? Po. Parang yung sir, nare-realize ko, siguro dahil sa adolescence ba yun, yung maturity na rin, di ba nun, siyempre gumawa ka ng elementary, high school, hanggang ngayon. Parang, di ba, likas yun na may isang guro, hindi lang isa siguro mga kada subject teacher eh. Talaga kinikwento ng buhay nila. Siguro ngayon na bang nagbibina tayo, adolescent nga. Baga nare-realize ko na ito palang ginagawa nila nito. Yung palang makakuha ka ng inspirasyon. Hindi makakuha, kumbaga makaano ka ng inspirasyon na
di ba, yun nga po, no? Inspirasyon, ganun nga pong gawin siguro yung gawin ganun, magkwento, akala nila simple lang, pero minsan nare-realize ko ngayon eh, pag naalala ko yung kwento ng teacher na ganun, eh, ano ko na-realize na, ay, inspirasyon pala yung si sir, ay si ma'am, inspirasyon pala yung ginawa nila nung bata sila. Pero nun parang kakatawa, ay, ay, si ma'am, hindi naman kami natututo, nagkukwento lang ng buhay nila, yung iba naman gagawin katatawanan. Ay, dati pala si ma'am ganun. Pero sa akin na siguro ganun hanggang ngayon, nare-realize ko na inspirasyon pala yung ganun nilang paggagawa. Yun lang po. Oh, kaya nga sabi ganun eh, hindi mapipigilan ang impluwensya ng teacher sa isang kabataan. Yes, okay. Kasi ang epekto niyan ay panghabang buhay yung dadalhin niyan eh. Oh, kaya napakahirap yung pagiging teacher, oo. Oh. Ito nga po sir, no, siguro share ko na lang din po sa inyo na ano ko rin po yung nabanggit natin yung guro. Kasi may isa akong teacher talaga. Ito, siguro sa iba, normal na lang itong pangyayari na ito. Kumbaga, common na lang. Kasi may teacher ako ng grade 10. So, almost 2 years na nakakalipas. Ang topic niya, AP teacher yun, na topic niya about rice, about meatballs. Tapos, nabanggit niya yun, tapos nasingit nga niya na, yun yan, kwento lang, pero hindi ko alam na nakaka-inspire pala. Yung magsain daw siya, kung ano yung itsura ng ibabaw, ganun din ang ilalim. So, yun, ganun ang kwento niya. Siguro sa iba normal na ako, ano na. Ginawa ako kasi every time na nagsasain ako, tutong yung ilalim. Ilalim po yun, kahit train cooker yun, tutong yung ilalim. Hindi, challenge ko sarili ko nung nalaman ko po yung ganun na sabi ng teacher ko, pwede pala yun. Kung ano yung tura ng ibabaw, ganun din ang ilalim. Edi 2 years yun, until now, ginawa ko. Palpak, puro palpak. Talagang tinitignan ko lagi. Tapos siguro nung nakaraan na, pag ganun ko, kung ano yung tura, wow, sabi ko, perfect, nakaka-satisfied, parang ganun, satisfied, sabi ko, ganun. Kasi nagawa ko, siguro, normal lang yun, pero baga normal sa iba, normal sa ganun pagsasayin, pero sa akin, na-challenge ko yung sarili ko na, kumbaga, na-perfect yung ano. Opo, na-perfect ko yung tininalaang ko, yung inip na impluensyahan ko. So, siguro sa maliit man na bagay, kung na-impluensyahan ka ng kabutihan, siguro talagang sobrang saya. Tapos, syempre, paano pa kaya yung mga darating pang panahon. Kaya, alam mo, Mark. Alam mo, yung diyan nasusukat ang talino ng tao sa pagsasayang. Bakit po, sir? O eh, pagsasayang pa lang, di ka pa marunong. Hindi yan, no. Alam mo yan sa pagsasayang. Naalala ko yan, tatay ko. Nung turuan ako ng tatay ko magsaing, bantayan mo. Yan ang sinabi niya. Pag kumulo na yan, bantayan mo na. Ayan. Pag natuyo na yung ano, na wala nang natuyo na yung tubig, tignan mo kung matigas pa yung bigas o kung ano, sumobra yung tubig, bawasan, kung matigas pa, dagdagan. At bantayan mo uli para hindi masunog yung ilalim. Ayun, ganun yun. Ha. Tapos ang sa pang-teknik, ilubog mo yung kamay mo. Pag may dumikit ng kanin, in-in na yan. Yan o, totoo yan. Oo, yan o. Pag-init mo nun, sir. Pag-init mo nun. Isang ganun lang, pag may dumikit ng kahit isang butil, na in-in na yun, okay na yun. Ayan. Diba siya may tinatawag na i-in-in-in pa? Akala mo luto na, pero hindi pa. Kailangan malagkit na yun, may didikit na sa kamay mo. Mark, alam mo, ang karunungan, parang tubig. Dapat sakto, dapat naluluto na maayos. Yes. Saka yung tatama dun sa bigas, saka sa apoy. So, ang sikreto... Natutunan niyo ba yun yung ano, yung ganyan, yung sinusuka sa daliri? Hindi, alam mo, isa pa. Hindi, isa pa yung... Sa daliri, oh. Tsaka yung ginaganong pa ng bilao. Dati, meron pa yun. Ngayon, wala na yun. Tinatahin mo, nagtatahin pa.
Usay ng nanay ko talagang nasasala eh. Gagano. Oo. Iyahagis yung bigas. Iyan ko pag gumawang, tanggal lahat yung bigas. Tapos matapin. Ang galing, no? Tanggal yung mga bato, no? Ang mga bato, oo. Yung mga palay na aalis nila. At sinabi ni Mama Noani, Ma'am Kim, kanyang LS. Laan sa release. Ayan, oo. Oh, hindi natin naiisip yan, no? Meron nga palang ganyan. Pero alam mo, naalala ko pa mga teacher, balik tayo sa teacher. Naalala ko, may mga terror silang teacher na, pinagkukwentuhan noon. Diba, may mga mababagsik na teacher. Usually, yan ang mga pinag-uusapang teacher. Pero, tinitignan ko yung teacher na, pinag-uusapan nila, marami rin namang, marami rin naman siyang kasundong estudyante. Hindi naman lahat na, kumbaga, nagkaiba lang sila ng pananaw. Kasi may ganun na takot lang sa teacher. May talagang istriktong teacher na akala mo nakakatakot pero yan ay dala lang ng kanyang pagmamahal din sa estudyante. Para hindi ako, Sir Nas, mayroon ako naging teacher. Pangalan niya, Miss Katakutan. Pero parang hindi nakakatakot. talagang minsan nervousing eh. Di ba mo katakutan si Pilipinas? Si Princess, matalino yun, si Princess. Pero yun na nga. Ayan pa. Para magkaroon sila ng inspirasyon na ano, successful ang sharing. Sabi niya na. Thank you, Ma'am Kim. Sabi ni Freddy, Sir Nat, salamat sa tip. Now I know. Thank you. Ay, nag-chat si Ma'am Rosa. Kinapi ko na lang. Sa Emma Marks. First step to build a relationship with the student is to trust them. At yung pagbabahagi mo ng sarili ay pagpapakita ng pagkakatiwalaan mo sila. Sabi po yan ni Ms. Rose. Oh, parang nabitin pa si Ma'am Rose sa usapan natin. Napapasukin na ulit. Ayan, marami pa siyang gustong ibahagi. Ayan, sa Torres po yun. Sa, ano niyo yung Torres? Alin niyo sa Torres? Ma'am Kim. Sa inspiration siguro. Okay. Kala ko yung sa pagsasayang. Ito nga sabi niya sa pagsasayang nga. Ni Matt sa pagsasayang. Meron. 1:1. Akin na tutunan ko yun yung tubig. Kala ko isang palay. Isang palay. Sige. 1:1. Dati noon, dati nga itong daliri, sukat ng daliri. Ako, yan pa rin gamit ko eh. Daliri pa rin. Pero nung nagkaroon na isang cup ng bigas. Isang cup ng tubig. Sukat, isang cup din ng tubig. Ganun din. Ayun lang. Pero depende na, sabi nila, depende sa bigas din eh. May bigas kasing malsa. May bigas na malagkit. Kaya, ang pa rin doon, ang bottom line pa rin doon, bantayan mo pa rin. Ayun ang kahit na 1:1 yan, 1:1, or sukatin mo sa guhit ng daliri mo, pag sumabra yung tubig mo, magkulang, kailangan dagdagan or bawasan. At naalala ko pa yan sa pagsasayang namin noon, inaano ko talaga yung tubig. Sandali. Parang napansin ko, iba na segment natin ngayon. Luto at saing. Overluto at saing. Kanina turo at sharing. Ngayon na luto at saing. Kasi may ulam na laing. May ulam na laing. Ayan. So, ganun lang. Tsaka turo ng teacher din yan, magsahin. Home economics, Yan, Tama ba ako, Mama? 1:1 yung sa math. Hindi, yun ba yung may kwento dyan, yung pag yung C1 magsahin?
Tapos yung ano, bulok, eh, tinutok kasi yung mga kaibigan niya, bulok, eh. Eh, tinapon niya si Nain kasi nanunukso daw. Bulok. Pag kumukulo. Pero speaking of ganun, sir, yung tunog-tunog ng mga niluluto, alam niyo po ba yung shabu-shabu? Kaya siya tinawag na shabu-shabu dahil di ba parang tapos yung tunog niya shabu-shabu. Doon nakakuha yung salitang shabu-shabu. Shabu-shabu. Na ito nabasa ko. Hindi ko alam yun, ayan na. Salitang shabu-shabu. Shabu-shabu. Pero anyway, sir, no, napasok tayo sa budget, puro. Diba, noon nga, nabanggit ko na rin to, sir, yung guru at puro, diba, magkaan sila? Seminar, word, only one lang na hindi magka, ano, which is ito yung letter G at letter T. Diba, no, nabanggit ko na yun, diba, ang word ko ata nung T at G, tawad gawin. Hmm. Pero ngayon, although guro at turo, the last three words parehas, only the first letter yung hindi lang parehas, yung T at G. Ang meaning po nun ay teacher ay gabay. Ito po yung sinabi po nila, sir. Diba, sila, sir, sabi niya po, ang guro ay isang gabay para sa aming mga estudyante. Salamat. Diba? Salamat po. Ah, alam mo, ang guro tsaka turo, lagi silang mayroong uro. Ano yung uro? Uro. Yung ano, utak, uro. Hindi ko alam. Anong dialect yan, uro? Hindi ko alam. Uro kanya. Sir, ba't kagabi na wala ka, Sir Jeff? Nag-brown out sa amin. Tumawag pa siya sa akin, Mars. Wala ko nga eh. Pagbalik ko, wala na kayo eh. Nag-main ka shout out pa ako eh. Wala na. Tubo, tapos closing prayer na po kami kasi sabi ko, alam mo kaya nangyari kay Sir. Matagal nga eh. Medyo matagal din yun. Hindi kasi nga, ano, nag-brown out. Pero pwede pala yan, tuloy pa rin pala kayo, no? Pero pag nag-end kami, on air pa rin po, pinanood ko po ulit eh, nag-visit ako sa YouTube, sabi ko baka lumabas na si Sir. Wala na. Okay. Matagal, Nick. Parang biglang nawala, namatay eh. Kala ko nga, sir, tulog ka nun kasi sabi ko nakapikit si Sir Jeff. Ewan ko parang nakapikit ka nun. Siguro angle na lang ng camera. Sabi ko nakapikit si Sir Jeff ha. Tapos biglang nag... Namatay o. Sabi ko baka napindot ni Sir, nakatulog din siya. Nakatulog. Kaka-LS din na agad. Agulat nga ako. Ay, pinapasok si Lawrence tapos biglang nawala. Hindi na po. Ay, sandali. Ito, may sinasabi siya, no? Nag-ano ba ito? Baka nung, ano po, nung sinumay nagsain. Ano siya? Paluluhorin sa bigas pag nahilaw. Ayan. Ganun kahigpit yung mga magulang nun, ha? Sir Nat, si Kuya Jeff, tanong mo kung marunong magsahe. Ano daw formula mo? Secret! Mahirap eh, nauuna yung bigas bago tubig. Pero naluluto ah. Tama ba yun, sir, yung mga kasabihan ng matatanda? Marami ka pang kakainin ng bigas. Kanin, kakainin mo. Kanin. Pag sinabi, anong bigas? Diba kanin? Lalo ko napagalitan eh.
Pinilosi po yung... Pinilosi po. Diba, diba inano na rin yan sa pelikula eh. Hindi ako makain ng bigas. Ng bigas. Sinasahin ko muna, ayan. Ah, ganun. Si Fernando po Jr. yan. May na, panood ba yung sabi? Ganun din yung sinabi, marami, ano sabi ng matanda, marami ka pang kakainin ng bigas. Eh, lolo, hindi naman po ko nakain ng bigas o itong rice cooker sa mama. Ewan ko parang ganun yung punchline nila. Ito rice cooker, hindi lutuin. Ikaw talagang bata ka. Masyado ang kiloso po. Ay, Sarah, pero yun na, thank you po pala. Malapit na Sunday. Sana huwag mo wala ng internet at sa mga nangyayon po ngayon. Oo, naman. Nasaan na naman sila sa internet naman, no? Yan nga po. Clear ko po eh. Sabi niya, we'll keep your post. Sabi nilang gano'n. Ewan ko kung anong mangyayari. Pero kung hindi, mag-ano ko siya. Ma-ano ulit yan. Mababago ulit. Siyempre, nakakaya. Okay. Bukas sa ano di WBL. Ayaw po kay Sir. All about safety. All about safety. Baka manalo ka na po. Hindi sir, yung certificate pala sir. Ayaw nga pala. Buti pinaalala mo. Sige, gagawin ko na ngayon. Pupuyatin ko ngayon. Uy, ano ha? Hindi nyo ba napansin na kung nagtag si Sir JL ng yung nung bisita natin siya, di ba, may post din ako. Tinag niya yung sarili niya doon eh. Ayan, tinag niya. Ayan, o dapat pala. Pagkatapos, Mark, huwag niyo nakakalimutan, oh, nakakalimutan ko yun. Yung picture, yung sa ano, print screen mo na lang. Okay, yung picture niya sa Jan. Yung Barcelona, wala. Ayan, screen mo na lang, oh. Di ba nagsisharing tayo ng picture pagkatapos? Oo. Minsan di ko na nagagawa, nakakatulog ako. O tapos yung nga, minsan di ba dapat yung may pasalamat. Di sabi mo kaya ano, kay Sir Jay. Pag di niyo binigay yung LL, Oy, nanonood yan ngayon. Nanonood. Sir, di ba nasa top league din siya si Sir Ramo? Sabi niya, in-insert niya yung kanyang profile. Hindi, pagka ano eh, ikan natin yan yung... Kasi nabasa mo ba yung channel ko, yung diary ko? Hindi ko nakabili. Hindi na po ako nakabili, sir. Hindi na ako nakabili. Pero... try ko. Ayun, Sir Jeff, Sir Jeff, may private comment si Yoli Kimo ng San Nicolas, Pangasinan. Ang galing, sir. Ngayon ko lang nalaman yung pag may dumikit sa kamay, na in-in na pala yung kanin. Till now, I use bilao para malinis yung bigas. Kung minsan kasi may madumi ang bigas. Ganun pag sahin ko. Tapos ganun ako pag nagagamit ko sukat yung guhit ng daliri ko, mas madali. Ayan, ang kanyang comment. Ma'am Yoli Kimo, salamat. Ayan. San Nicolas, Pangasinan. Ayan, ginagamit niya pa rin okay, no. Taga Pangasinan. Anya tinagan mo. Ayan. Yoli Kimo. Dapat, ano eh. Ayatin kita. Ay din ka, yan. Ano ba yung ano, yung mabangsit? Nabangsit, eh, mabaho, ayan. Eh, yung ano, pagka pangit. Sika. Alam ko yung sika, ikaw. Alam mo, hindi ko alam yung sika, yung alam ko yung sika, tsaka yung dakkal. Malaki yun, malaki. Dakkal. Hindi, yung mali. Ha? Ano yung mali? Dakkal, malaki. Basit. Lidjay. Lidjay, doon. Doon yun, doon sa kabila, yan. Lidjay Banger. Anong ballpen sa Pangasinan?
Scribbler. Scribbler. Hindi ba Scribbler? Hindi ba Stidler? Stidler, lapis yun. Eh, yung ano, yung traffic sa Pangasinan. Bumper to bumper. Parang matigas na E yung E na o parang pinagaling E at saka O yun. Ano na eh. Ano yun? Pater. Naka sa amin naman, Sir Mandarin. Mandarin. Pero nag-enjoy naman. Lunch. Yung lunch, yung tanalalaki teacher. Mahinap yun. Mandarin. Ano ba yung Mandarin? Yung sa China? O China. Oh, yung, ano sa Chinese ang singkun lugaw? Kosingkaulo. Very good. May joke dyan si Monkim. Alam ko, may napunta siya ng iba't ibang bansa. Hindi niya alam yung mga lengguwahe. Kailangan niya bumili ng bigas. Bigas. Tinatanong niya kung anong bigas. Monkim, kung nanonood ka po, alam ko po, kwento niya po sa amin to. Lahat kami nun natawa. Basta nun, tungkol nga sa bigas ha. Ito, bigas po. Tapos gusto niyang bumili lang ng bigas dun sa mall nung lugar na yon. Pero hindi niya alam yung sasabihin. Isa yan yung causing gano'n dun sa nagpunta daw ng China, gano'n. Anyway, pero sana sabihin. Causing gano'n? Opo. Saan natapakot si Ma'am Kim tapos nagawin natin. Ma'am Kim, opo, di ba joke niya yun? Marami yan eh, marami yung ano yun. Opo, marami nga po eh. I'm saying cake. Alam niyo na ito yan. Ano yan, humor na tayo. Ng, lahat ng segment, sinakop natin yan. Causing gaulo, ha? French. Yung sa French, yan, alam ko sa French, yung ano yan. Yung Jasmine Motasbo. Ha? Jasmine Motasbo. Jasmine Motasbo. Sinabi ko sa French na madre. What? Si what did you say? Baka mamamay. Jasmine Montasbo. Ano sa German is yun, yung soft drinks? Soft drinks? Di ba Coke? Hindi. Hindi. Sprite. Ano? Sprite. Ah, Sprite. Sprite. Sprite! Ano yung ganun sila magsalita ng Sprite? The Sprite. Eh, yung Sprakenite yun, di ba? Sprite. German yun, Sprakenite. Sprakenite. Ay, ako, papanigalawang kayo. Kaya, hindi, sabi ko nung isang araw, walang script. Walang sounds, walang video effects. Sabi ng isang nag-comment, walang nanonood. Kala nyo lang ay nagtsaka. Ano ah, sino yung, kanino yung 178 view? Kaya ano yata yan eh, kay... Ito kay Bull, kay Rupamay. Kay Tahan Langit. Kay Tahan Langit, oo. Oh. Tahan Langit. Si ano po si Gab. Si Gabi. Si Gabriel. Si Gabriel. Hindi, first name niya? Francine. Francine. Na-Francine ko nga eh. Ano talagang sobrang daming nanood, no? Ang tagal na natin dito, hindi natin inaot. Amos, dapat mga kanon lagi bisita natin katulad ni Francine. Sabi mo si, ano, si Ma'am Ivana, kung ba gusto nyo mag-guest dito. Naku, baka hindi mo makapagsalita si Max. O, baka tayong tatlo din tayo makapagsalita, no? Pag ano, pag?
sasabihin ni Yaron, parang, what did you say? And except for the Mrs. Kim. Na, pwede pala naman pagka maaga tayo nagsisimula eh, maaga rin tayo natatapos eh. Oh, kahit at least 11 gano'n. 11 minutes. Ganyan na gawin ko yan yung certificate na yakin. Pero sira, ewan ko talaga sira. Di ba mula nung gano'n, in-invite niya ko na, yun yung parang ta-na-na-na. Sa LSR. Ewan ko siguro, ang dami kong ang dami kong question about life, ano na about may future, yung course, ganun-ganun, etc. Siguro sabi ko, hindi siguro, talagang sabi ko, laking tulong ng LS. Akala ko yung una, yung simpleng marks, akyat ka dito, nung unang-una, yung nag-hi ako, hi sir, good evening, kamusta na po kayo? Yun na yung unang, kay Sir Jeff, una po, hindi po, tapos mula ng high na yun, tapos Marks, may bukas atin ka. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, talagang siguro... Magtawag ka pa, Marks. Magtawag ka pa. Naging way. Kasama ko. Apo, naging way yung ganito. Ewan talagang... O, pero madami mo nakilala online, no? Yun nga po, sir, eh. Princess, game mo. Yun nga, sir, eh, apo. Pero, yun si... Si Sir Nats, si Sir Nats, talagang parang small word niya tayo, di ba sir? Pero yun nga, katulad niya nung idol ko, may idol ako. Sabi nga, artista, lahat ay may idol na artista. Katulad niya. Yung mga artista na pupunta dito. Oo, yun nga. Dahil lang kay Marks, ha? Oo. Yung kay Katulad, sir, masasabi ko, dahil po sa inyo, kasi... Kung friend ko siya sa FB and then nag-simple hi lang ako. Hi, sir. Kamusta? That's all. Ganun na. Stop na. Paano, di ba humaba pa ng... Paano magkakaroon ng communication kung wala lang? Parang ganun na, sir. Eh, ito. Pinupost ka namin, no? Yun. Kaya talagang nagkaroon ng dahilan. Ano yung magiging pag-uusap natin? Parang ganun. So, through this online platform, through LS, parang, di ba, lahat ng inspiration na basketball player, di ko pa nga nabalikan eh. Sayang. Yung basketball player na in-invite ko. Oo. Taga-Alaska. Pero, yun na sir. Eh, mababalikan mo rin yun, no? Balik-balikan mo lang. Ito mga in-invite ko, sa umpisa, mahirap. Ito nga si Ma'am Rose, eh. Ilang buwan ko na rin yung binabalik-balikan eh. Di ba? Napa-oo din natin si Mang Boss. Nakakatuwa yung mga... Ay, mga taga-Tanay ha. Di mo sina-shoutout ha. Tanay Rizal. Pwede natin siya. Si Mary Rose. Sino pa isa yung kasama ni Mary Rose? Si ano? Si... Parang Hernandez din ni Pilito eh. Oo, si Jesus siya ba yan? Eloisa, eh. Si Eloisa. Nahirap sa inyo, nakakalimot kayo kaagad eh. Ikaw, basta babae, di mo makalimot. Hindi, bakit si Mikey nakakabisado mo eh. So, si Mikey Pangilinan eh. Ayan, no. Dolatre. Hindi, si Michael. Ah, pangilinan, no? Ito mo, pag lalaki, di mo natatandaan. Hindi, medyo natanda ako kasi medyo ano eh. May sinasabi si Ma'am Kim. Opo. Yan, sila mag-invite mo. Sige. Opo, yan po yung mga naging teacher ko talaga mag- hanggang ngayon nga kay Ma'am Kim. So, nasundan yan sila. Ma'am Kim, yan sila Ma'am Andy. Ayan, sige. Talagang guru ko na. Hindi, dapat, dapat yung segment tayo sa teacher. Para ano bang, parang gano'n.
parang ituro mo, parang ganun, ganun. Itur, mo, itur, parang itur, itong galay, sabi na, itur mo. LS, inspiration. Lesson segment. Yes, special lesson. Kaso baliktad. Ano? Lesson special. Hindi, teka mo, may bago ngayon. May bago ngayon, di ba? Nawala na yung showtime. Ano meron ngayon? Happy time? Ay, di ko alam. Di ko pa yung nakikita. No, sa Net 5. Sa Net 5, meron. It's happy time. Iglesia na yan naman sa... Ah, iglesia? Opo, alam ko, iglesia. Kasi si Anjo, lumipat. May chilling offer. Ewan ko, showbiz, sorry, baka may nanonood din na ibang ano. Pero alam ko, yeah, ganyan. Ano lang naman, napagkakwentuhan lang naman natin. Wala naman tayong masamang ano sa akin. Pero yun, lumipat, di ba may isa? Nabanggit ko lang yung next time. Maganda pala yung title natin, natin segment natin. Oh, okay. Atin pong ay, next time. O, alam ba, atin pong guest, hindi nakarating, next time. alam mo na ako, sino invite mo? Alam mo, nuts. Did not speak of my own. Next time. Oo, ayun niya, no? Ay, ano susunod nating ano bukas yung guest natin, wala. Sana meron yan, may internet pa po. Pero pa yan. Sabi naman ng PRDT, oh. Hindi lang mawawalan. Kaya sinabi ako ng mga estudyante ko bukas, eh. Sabi ko, eh, send ko na lang yung activity. Wala nga mga announcement na binago, eh. Ay, meron palang nanood na taga Italy, ha? Paano nyo nalaman? Paano nyo nalaman? Nagpo-post sa akin, ito, sa private. Ito yung mga kaklase ko rin, ha? Kaklase ko sa mga May Sever Samira, mega shout out to you. Siya ay taga Italy. Kanina pa siya nag-ano yan. May pangalan para mga shoutout natin. Chat mo sa chat. Salamatan mo sa chat. Ang bagal ko mag-ano kasi dito sa chat, eh. Sa wakas, sir, nagkaroon na rin ng grado itong akin. Sakit sa mata kasi nandiyan na nasira. Nung kasi naka-ano ako sa kasama ito pag... buti nga, pinalitan mo yung, ano, yung earphone mo. Nag-grounded mo yung earphone mo, eh. Kamusta po pala yung... okay naman, maganda, oh. Ano ba yan? Noise enhancer ba yan? Ano po? Yung diba, yung ano ito, eh? Headphone. Headphone. Ang headset. Yan po yung sa'yo, may headset. Ito headphone lang po kasi ano. Walang mic. Walang mic. Ewan ko po paano nyo naririnig. Kaya trinay ko lang po. Okay naman siya. Parang earphone lang siya kanya sa'yo. Oo po. Yung earphone naman po, di ba yun? May mic. Ito yung ganito. Kaya hindi ko nagigana. E, trinay ko ito, may nakita ko. Maganda, oh. Maganda yung gamit mo ngayon, may maingay. Oo. Oh. Ah, kamukha mo na, Mark, ah, yung avatar na lagi mong pinangko, good morning. Ah, opo, pag gano'n yung pang good morning. Kaya doon may salamin ako, di ba? Dito mo na, Sir Nas, dito mo na siya, ano, sa chat mismo. Yan, Ayan. From Italy. Ayan, mega shoutout. May Sever Samira from Italy. Bakenaman gusto mo mag-guess sa amin. From Italy.
Wala yung mga kapwa YouTubers natin, ha. Parang walang bumisita, ha. Ma'am SP, asan ka na? Ayan, Ma'am si Rodriguez. Charlie, ang ating isa pa. Charlie, oo. Oh. Tagaan yan, taga, ano, taga Washington. Talaga. Oh, Washington, Cubao. Cubao. New York, Cubao. New York, Cubao. Alam mo ba kung ba't ganyan yan? Mga Amerikano nag-develop ng mga kali natin. Ito pala eh, nag-ano na si Rose. Si Rose pala ito nagtag ng mga picture. Nagtag na okay, siya good, na kasama good. Siya picture natin na yan. Ang no? Galing. Asa ko sa inyo. Inunahan niya pa tayo, no? Yo. Hindi, naka-online pa tayo eh. Nakikinig pa siya. Oh, ayun sir, opo, siguro pag okay na rin yung connection by ano, may mag-i-invite po ako from Italy po. Oh, si Tita Frida Vlog ha, baka makalimutan mo. Opo, sa Italy. Tita Frida Vlog. Opo, ay sa Paris. Sa Paris? Hindi, sa Paris. Sa Paris po, yung is ano, naging, yung naging... The France, Paris, France, yan. Student teacher. May nagano kasi nag-invite ko po pagka ano. Yung naging student teacher ni Ma'am Kim, yung mga nag-OJT, parang OJT ng mga school. Yung naging... Oh, yun, maganda ako para ano. Ay, grabe na. Mag-isip ka na ng title ni Ate sa guro. Sa mga guro, isip ka. So, dapat sir NS mo. Kumando pa rin yung NS. Pwede rin. Hindi, parang usapang pamilya. Ganun. Hindi naman. Kasi LS, pwede natin life-saving inspiration na yun. Kumbaga yung team na lang life-saving inspiration. Ah, iba, ano yung turo? Ano yun? Ganun yung maganda. Kasi para teacher talaga. Idol ko si teacher, yung mga gano'n, yan. Idol ko si teacher, kaya parang yung team nila dati. Idol ko si teacher, o. Oh. O, oh, teacher's pet. Ah, yung parang gano'n, sige, teacher's, palitan mo yung pet. Parang teacher's time, parang gano'n, teacher's... Dapat may rhyme. Parang teacher's channel, parang teacher's... Parang... Teacher's time, parang show time din eh. Double T naman, double T. Parang ano, parang teacher's side. Oh, maganda oh. Teacher's side. Oh, parang ano ba yung sinasabi ng teacher? Oh, ano ba yung side ng mga teacher? Teacher side. Pwede rin, oo. Kasi ano, diba, danger side. Ito naman, teacher side. O, gano'n. Yan, sir. O, ano bang, ano? Parang warning. Teacher zone, maganda, no? Teacher zone. Pero kasi, zone, ano eh, parang, ano? Teacher's pet. Teacher's pet. Ayan, teacher's pet. Parang kumalik na doon sa'yo. Best teacher yun eh. Hindi nga, para mas ano eh. Para mas ano siya. Hindi ang problema ko. Okay na sana itong teacher's pet eh. Eh, yung best ng teacher, di ba? Yung best ng teacher. Hindi, okay na sana itong ano. Okay na sana yung teacher's pet. Oh. Kasi baka parang mga pangayop eh. Oo. Oh. Baka mamaya magdala sila ng mga pet. Eh di, teacher's bet. LPT sir, pwede na. Learn power teacher. Ganun. Iba yung word na LPT, di ba? Licensed professional teacher. Teacher's bet, oh, pwede rin yung sinasabi mo, teacher's bet. Oh. Teacher's bet. Konti na lang, malalaman natin. No? Siguro mga apat na oras. Hindi, gusto ko yung ipattern mo kay WST Safety.
O, parang ganun. Eh, Teacher Steve. Teacher, ay, malapit na, malapit na. O, malapit salamat na. Salamat, sabi ni... Di, ano ba, okay ba yan, no, yung assignment ni teacher? Pwede rin, pwede rin. Kaso ba, mamaya? Absent si teacher. Tama mo yun, Sir Jeff. Opo, tama yun. Tignan mo yung keyword nun, sir. Ulitin mo po yung sinabi. Assignment. Assignment ni teacher. Yung mga personal word nun, sir. Assignment ni teacher. At? Di ba langgam, sir? Di ba kasing langgam pa, sir? May karunungan ng langgam, di ba, sir? Assignment ni teacher. At? O, pwede yun. Eh, kaso ang problema dyan, eh, assign nga si teacher, eh. Yeah. Teacher ko, mga ganun, sir. O kaya, yeah. Pag-asa. Hindi, di ba, ano, di ba, yun, ano, yung, gusto ko eraser, eh. Is it si Mark pala nag-ano nito? Gusto ko eraser. Mark. Kala ko galing kay Rose. Gusto ko eraser. Kasi nabato na ako na eraser eh. So, ay, talaga. Gusto talaga ni Sarah yung ano eh, yung Peter's pet eh. Teacher's fate? Kaya. Pwede kaya yun? Favorite. Parang tongue twister naman niya, mare. Pet shot for favorite. Ay, pag-welcome niya, mabubulol na ako sa pag-welcome niya. Sample na po, sa ating second pet shot for favorite. Pwede ba ano na lang? Pet na lang. Kakabulol, mare. Short for favorite. Bit short for favorite. Ayan. Talagang nanamnamin mo bawat word eh. Oh, welcome po sa ating LS. May favorite, may segment na pet short for favorite. Hindi, yung sinasabi na yung pet short for favorite. Ah, okay. Oh, yun. Hindi yan yung title, ang haba niyan. Ayun, teacher's pet. Ayan. Favorite. Oo, yun naman talaga meaning yung teacher's pet eh. Favorite eh. Hindi yung... Meron pa isa eh. Yung sip-sip so, kay teacher. Sip-sip kay teacher. Pangit, no? Negative yun, negative. Oh, negative. Oh, di. Ayun eh. Teacher, ganun. Yung pet, gawan din natin ng meaning. So, hindi lang... Alam ko na. Okay na tayo. Okay na. Ano mo? Ano mo? Ikaw naman, teacher. Yan, ano po. Oh, kasi laging tayo eh. So, ikaw naman. Diba? Ayun, sir, ang ganda rin po ng ano, comment ni Mrs. Kim yan. May favorite teacher ko yan. Bawal na assignment, teacher ko. Salamat, guru ko. Ganun. Parang ganun yan. Na. Oh, anong pipiliin natin dun? Oh, salamat, teacher. Parang salamat, Dok. Salamat, Dok. O, oh, ito maganda yung sinabi ni Freddy. Pension at the Razor. Ano yan? Pang ano sa Rosario. Hindi. Yung malalim yan. Oo, malalim yan, di ba? Yung parable of the pencil yan eh. Sir, ito sir yung pencil, sir. Nakwento mo sa akin ng sir. Natandaan ko pa yung nakita tayo sa isang t-shirt ano, printing shop. Yung sa National Bookstore, yung lapis. Yung ginawa yung nanalo ko sa ano, sa National Bookstore. Yun talaga. Kinuwento ko kung paano ko nabuhay nakasama yung lapis. Oo.
Adi, ano, di, yun na lang, yung, ano sinabi mo, isa? Sinabi ka maganda eh, isa. Alin? Love ko si teacher. Oo. Oy, kaso baka mamaya, tawag dito, dapat seryoso kayo nun. Hindi naman, na, may din nakakatak. Kaya nga, love mo siya dahil... Parang love ko seniors yan eh. Oo, oh, love ko seniors. Sir, dati nung pa, grade 7, nakabuo ng word ng teacher. Ay, ako parang gusto ko ano eh, teacher na. Parang gusto ko ikaw naman teacher eh. Kasi okay. laging estudyante sinasabihan. Diba? O kayo ha, ganito kayo. Ikaw naman teacher. Yun parang... Parang ano ba, pagka sasabihin natin, o kakanta, ikaw naman teacher, kanta ka naman. Para mautusan natin sila. O ikaw naman. Okay na, ikaw naman teacher. Si Mark pala nagkano. Tapos pagka, tiga ma, diba, pag nagagalit na si teacher, sasabihin natin, ikaw naman teacher. Oh, yeah. Parang yun yan, doble sentido ba talaga ng meaning? Galit ka naman kagad, ikaw naman. Oh. Yeah. Oh, sige, bukas na natin yung pag-isipan niyan. Yan ang magandang title. Alas 12 na. Sige. Ayan, Lea. Kaya go out, ma'am. Ma'am, may go out. Ma'am, parang nga. Parang pag-ending to, ma'am. May go out. Pag-ending. Yung, ano na, yung pagka na, pag nalalagmik si Chef Nuts. Okay, nakawala si Chef Jeff. Pagkingan, nakawala natin. Sir, yun, noong elementary days, no, pag sinabing may I go out, parang, yung alam nun po namin dati, ano, di jingle, parang CR pass, gano'n, may I go out, parang sa amin, gano'n, no. Pero, hindi kasi yun mo talaga dahilan mo, kaya wala labas, eh. Wala ka naman pwedeng gawin sa labas. Sabi mo, ma'am, may I go out, tapos mamamas, talaga ka, hindi pwede. Ngayon, parang iba na eh. Hindi na may I go out ngayon eh. Yung huling na ano ko, huling naabutan ko na paglabas ng bata, may I leave the room, ma'am, yan. May I leave the room. Hindi, naabutan ko ano eh. Yung please leave the room, ma'am. Ah, ito, maganda oh. Bagong-bago. Suggestion ni Freddy. Ma'am, bekene, ma'am. Ayun! Bekene, ma'am. Bekene, ma'am. Yan. Bekene, ma'am. Ang pangit, pre. Ang pangit. Parang bekene, ma'am. Bekene, ma'am. Parang... Becky si ma'am, gano'n. Hindi. Hindi, yes. Inisip ko eh. Bikini ni ma'am. Okay. Galit sa iyo mga teacher. Hindi mo namin sinasadya. Na ano ba yun? Pagkakaroon naman po ay pagkakaroon ng... Wala ko kami sinasadya. Ano. Baka mag-thumbs down mo naman. Kaapag gabi thumbs down sa atin. Meron ba? Meron? Oo, oh, meron. Eh, sabi, parang alam ko na, maganda yung sinasabi ni, ano, ni Ma'am. Black by Turo. Yes, yan, opo. Pwede. At saka yung keyword na L at P, no. Laugh trip. Surot na, surot na, may surot. Eh, gagawin mong S eh. Black by Surot. Black by Surot. Lakbay sulat. Oh, di lakbay sulat. Lakbay sulat.
Wala nga nag-i-guess pag sulat eh. Takbay sipi. Hindi maganda yung turo. Takbay turo. Parang ang ano eh. Turo. Lakbay turo. Turo. Parang bet ko talaga to eh. Bet eh na ma'am. Tapos. Bigay na ma'am. Ang hirap din niya pag eh. Ang hirap din niya pag i-o-open. Hindi, ito na yung story niya. Okay, nag-alip yung teacher. Sabi ng teacher, ang gusto mo, pencil o eraser. Ayan, ay, ini-imagine ko lang kasi pag nag-opening tayo, magandang gabi po. Welcome po muli sa ating alis, sa ating segment na Bekene Ma'am. Ayan. Tapos sana mo pa. Uy, nababanggit pa yan sa prayer, di ba? Oh, aming, oh, pinabanggit mo sa aming segment. Salamat Panginoon sa ano na aming na segment na Bekene Ma'am. Bekene Ma'am. Sandali. Sa aking mga teacher, hindi lang pala yung babae. Oh, eh, may lalaki din. Oh, tsaka may bagel. Tsaka may bagel talaga. Bagel, sir. May bagel. Tsaka, hindi, may bagel talagang teacher, o, diba? Ay, nahulog. Nalaglag na naman si Sir Nats. Nalagyan na tayo nalaglag si Sir Nats. Malikot eh, malikot tong... Umakit ka na nga. Oh, baligtad tuloy, oh. Hindi, yan ang lock my cellphone. Laglag cellphone, sir, LS. Laglag cellphone. Laglag cellphone. Halika na nga, eh. Ayan na. Tatlo na natitira, oh. Tatlong milyon na nang natitira. Tatlo na tayo, eh. Kain tatlo na yan. O, sige na. Hindi, baka may ano pa, may bibili si mong ano. Hindi, sabihan mo lang, Mark, kung kailan yung mga teacher para sige. I-segment natin, usapang teacher. Kaso, huwag may usapan. Eh, ano muna rin, ano, i-Friday muna rin kasi may connection naman si teacher sa youth, di ba? Kasi youth ang madalas turuan. Kasi Youth Friday tayo, di ba? Ayan, every Friday na lang yun sa teacher. O, pagka teacher ang guest natin, Friday. Oo. Youth Friday, oh. Teacher. Eh, kasi di ba may Wednesday ay, naman Wednesday. Tayo na youth? Oo. TGIF. Teacher. Opo, TGIF. Yung nga, nabawa natin yun. Teacher Guru Trinansmitter. O sige, no? Pag nakatulog tayo, malamang. Opo, yan. Opo. O, let us pray na. Sige po. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen, Lord. Thank you po sa gabing ito. Sa pagbabahagi na naman po ng inyong mensahe, alam po namin, Lord, may ito yung mensahe niyo po para sa amin, lalo na po para sa amin mga kabataan. Salamat po, Panginoon, sa isang inspirasyon na ibinahagi po sa amin. Nang sa ganun, Panginoon, no, masundan po namin ang kabutihan ng yapak ng iyong mga lingkod, yan po, ano po, mga guro. Alam po namin, Lord, ang lahat ng ito ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, thank you po at hindi niyo po kami binibigo. Lagi po may kasiyahan sa aming mga gawain. Pero Lord, pinapanalangin po namin ang mga taong dumaranas ng matinding kalungkutan, lalo na po yung may mga sakit. Panalangin po namin sila, Lord, na matamasa nila ang iyong kagalingan at ang iyong mapaghimala, hindi makaramdam sila ng kaligayahan sa kanilang buhay. Lord, alam po namin, Panginoon,
na itong mga pagsubok na itong dumaraan sa amin, idadaan lang at alam po namin sa bawat pagsubok ng aming hinaharap, alam po namin na ikaligayahan na magigintay po sa aming buhay. Gayun din po ang lahat ng mga manood, ipinapanalangin po namin ang kanilang kagali, ang kanilang kaingatan sa buhay nila, palusugan na po, Lord. Salamat din po sa kanilang binabahaging karanasan at mga inspirasyon din po. Salamat po, Panginoon. Amen. Sa pagbilog ng Unang Maria, ng aming panalangin, kasama ni Saint Joseph. Amen. Dati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara lang sa para sa una-una at magpakailanman, basta walang hanggan. Amen. And may the Lord grant us a quiet night and a peaceful end. Amen. Amen. In the name of the Father, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ang ganda yung ano ha, sound mo ngayon, nasakto sa panalangin. Oo ba? Hindi, sinahanap ko talaga yung Rest in Peace. Ang title niya, Rest in Peace. Ah, ganun. Oo. Sakto, you know, yung ano. Parang may papaalam na, no? Minsan, sir, ako curious lang ako. Ano kaya pagka pumunta na, hindi ko alam kung sa langit ba ako pupunta. Ano kaya surad na, no? Kung pupunta ka sa langit. Ay, langit na pa. Parang gano'n. Nanami lang ako, sir. Ano kaya nga? Kapasukin kayo ako, sir. Thank you. Pag ano, alam mo namang tama ginagawa mo. Alam mo doon ka pupunta. Parang biyahe lang yan eh. Diba? Kung alam mo yung... Alam mo, ang sasakay... Huwag mong hanapin ang langit. Hanapin mong matagpuan ng Diyos. Amen. Ang langit na walang Diyos ay walang kwenta. Yan. Kung langit hinahanap, wala pala rin sila. Ang ibig sabihin, ang hinahanap ang Diyos, hindi yung langit. Amen. Amen. At saka sa langit, walang beer. Yan. Kaya dapat ang ulang eh, pambira ka. Naiyak ang masatikir. Ay, idol kong teacher. Ayan, ayan, maganda yan, Ma'am Kim, ha. Idol kong teacher, ha. Para turo mo, sandat ako. Ayan, maganda. Ped, parang ano to, parang warrior, aktivista. Warrior, oh. Maganda yan, idol kong teacher. Mo. Ituro mo. Parang isumbong mo, itul po. Ituro mo. Guru ko. Yeah. Parang doon yan sa damka eh. Turo mo, luluto ko. Guru, ituro mo. Turo. Ito, hindi. Ituro si Guru. Ituro si Guru. O kaya, ayun, idol kong teacher. Teacher kong idol. Ayun o, idol kong teacher. O, tama o. Takto, sabay kami ni Ma'am Kim o. Hindi, na lang. Yes po, teacher. Yes po, teacher. Yes. Oh. Ano ulit? Yes po, teacher. Yes po, teacher. Sir, next. Kamas ka na, sir, ako. Pwede kaya hindi tayo makapiright kung saka-saka. Detect na ako kung may Christmas dito. Saka po ka naghahanap ng...
kaysa ano sa... Ah, meron. Meron. Ano po? Ano? Bindelbert. Yung mga rumors may English mo mga gano'n. Ito. Kaya mo pala dapat inaano natin. Oh, come ye, oh, come to bed. Sir Jeff, pwede ba ito malagyan ng ano? Itong background natin, di ba ito? Pwede kaya siya malagyan ng sticker? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Hindi ko pa na-experiment. Baka pwede. Opo, yun nga po. Pero kasi pag-apat na tayo niya, matatakpan din yan. Hindi, okay lang sir. Yung margin niya ba sir? Para at least, ayan na. Tapos ito yung kanto nito sir. Ito. Ito dapat green screen yata eh. Kasi ito. Kasi ito. Yan na. Yung mga ano na yung shade na black. Magkapan. Kasi ito sir. Yan. Yeah. Black na yan sir. Benite adoremus. Pag ganyan, ano? Pag simbang gabi, Mark, no? Pag naririnig na namin yun, sir. Tapos yung amoy yung madaling araw, sir. Yung may ganyan, may amoy yung madaling araw. Yung amoy sa umaga. So yung nakamiss. Pag ngayon, pag nasa probinsya ka, amoy baka. Ito sir, dito. Buksan ang yung baka. Merry Christmas! O ano, simula na tayo ng October. Malamig ang simoy ng hangin. Parang naiba yung tono ah. God, heavy angel sea. Oh, tara na, 12 na. Sige, good night, good night. Antok na ako. Good night, ano? Thank you, sir. Good night, Ma'am Kim. Thank you. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Merry Christmas. At maraming salamat sa ating mga co-hosts, Kuya Mars, Kuya Nats, at sa ating bisita ngayon, si Teacher Rose. Yeah, no, Barcelona. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagbisita. Parang feeling namin ay Pasko na dahil sa dulot ng regalo ng karunungan sa amin. Thank you, and Teacher Erlinda King, thank you po sa inyo. Merry Christmas! Ayan po, namamas ko po. Ayan, si aking misis, Pledgy Duyan, nag-shout out sa iyo. Ayan, sa ating pang mga ibang bisita. Ayan, si Ma'am Gigi San Juan, nag-shoutout. Sawa ni Kuya Nats. Ayan, thank you. Kay Ma'am Rowena, good evening. Thank you for coming. Kay Miss Charity, ayan, thank you. Ay, supportan din natin ang LS ni Ma'am Rowena, ha?
Rukupi. Ayan. At kay Mama Ophelia Innocentes. And kay Bro Augusto. Albert Augusto. Mega shoutout sa iyo. Ayan, may humabol pa. Sino yan? Patawad daw. Ako yung namamas ko eh. Ano lang po, barya lang. Barya lang, ha? Pwede na. Ayan, thank you. Mega shoutout po sa inyo lahat. At kay, baka may nakalimutan pa ako ah. Ayun, kay Charity. So, maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Biro mo, eh, almost 1 year tayong naka-lockdown. Eh, ganyan talaga eh. Ayan, mega shout out. Sarap lang pakinggan yung mga tugtog ng Pamasko eh. No? Saka yung parang ang sarap sa damdamin. Talagang parang naalala mo si Santa Claus na nasa ere. Tapos paparating na dyan sa bahay ninyo. Kaso eh, ewan ko lang kung makalabas si Santa Claus. Merry Christmas! Ay, pwede pala mangaroling dito ng ano, no? Sa YouTube, eh, no? Mangaroling ka lang, no? So, pakilaglag na lang po ang inyong mga barya. Kaya mahalaga naman sa Pasko eh, yung spirit of love, God's love for us, tsaka yung gift, yung spirit of giving. Ang mahalaga yung giving, hindi yung receiving. Isang balik pa din. Ang hinihintay natin yung ibibigay. Sa susunod, eh, pag-usapan natin eh, mga anong klaseng ninong ka? Baka mamaya, yun ang sinasabi sa akin ng mga inanak ko. Anong klaseng ninong ka? Bago ang pinabayaan. Lumaki na lang kami na hindi ka namin nakita. Baka may mag-comment. Tama! Eh, pero nung binigay ang kape, hindi ka pa nang mas magkikita kayo, teacher ka na, lumuran mo ka na. Ay, lako. Eh, isa naman, yung mga ninong naman ang regaluhan nyo, tsaka yung ninang nyo, hindi laging sila mag-iregalo. Oh, sige, bitinin natin. Oh, thank you ha sa aking bienan dyan sa Illinois. Eh, Dico, no? Saka dyan sa kay Lois. Sa ano, sa Dubai, sa Singapore, sa Kim, at aking ate sa London, at si Mary Jane, at sino pa ba,
Ate Nora. Si Kayo nga pala sa lahat ng bumati sa aking anak, ang si Jenny. Genesis pa rin ang kanyang 18th birthday sa kanyang debut, no? Maraming maraming salamat. Hindi man kayo nakapunta, eh, naalala niyo si Jen, no? Maraming salamat. Kahit nga, a simple hug, a simple words, napakalagay na. It's more than 1,000. Ay, mali pala, dapat words. Pero yung eat the thought that counts. Yeah. Eat the thought that counts. It's the thought that counts. Yeah, maraming maraming salamat. Thank you po sa support. Kahit panahon ng pandemic, tuloy pa rin ang Pasko. Walang makapipigil sa pagdarating ng kaligtasan. Ay, naku, pasalamat kayo ha, yung mga nakaligtas sa COVID. Yung mga gumaling pa, umabot pa kayo ng Pasko. Ibig sabihin, may mission pa kayo. Ha? Magpalain kayo ng Diyos. At i-share ninyo ang inyong kaligtasan na naranasan. At sa mga frontliners, hindi pa Pasko, nagbibigay na kayo. Yan ang tamang araw-araw ay magiging Pasko lagi. In Christ the Lord. Ang ganda ng boses eh. Kailan kaya ako magiging choir? Hindi pa ako nakasali sa choir eh. Member ng choir. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Ay, gusto ko ito. May kanta dyan eh. Dumating ang bienan ko. Pasko ka kay LS, ha? Hindi, sobrang haba ng LS. 12 days of Christmas. Ah, sa mga OFWs. Ayan, ha? May shoutout sa inyo, ha? Merry Christmas, ha? Mike Indulatre. Merry Christmas. Ayan, ang aking inaanak. Ang regalo ko sa iyo, Mikey, ay mag-isip ako. Keychain. Hanggang ngayon, keychain pa rin. Ay, daw, doon muna tayo mga nagkita eh. Binatot, dalaga pa kayo eh. Regalo ni Kuya Chet eh, laging keychain. Pero nakalagay naman dun eh, God loves you. Lagi ko bumibili niya pagkaano eh, pag mag-aginaldo.
Doon ako sa diyan sa Bible Society. Marami din mga may Bible verse na i-chain ng maganda. Hindi na mahalagay that counts, di ba? Ako pa yata unang-unang nag-LS ng Pasko, ah. Ah, may shoutout, oh. Sa mga OFWs, sana makauwi kayo sa Pasko. Kung di man, ingat kayo dyan. Nag-enjoy ako, March, eh. Pito pa yung nanonood. Akit ka ulit. Naalala ko lang kasi yun mo. Bakit pagka Pasko, laging mababait yung tao tsaka mapagbigay. Tsaka yung mga nag-aaway, yun, huwag kayo mag-aaway. Pasko ngayon. Mabait eh. Sa bagong taon na lang. Ayan, oh. Kahit wala na po, kuya, kami po dapat magbigay. Ang ibibigay po namin ay prayers na lagi kayong maging malakas at may pagpatuloy ang inyong mga adikain sa buhay. Maraming salamat, ha. Alam ko, ang inyong prayers, sinasamahan niya ng coin curse. Magkatunod sila eh. Prayers, coin curse. Ayan, may shoutout to sa Dimas. Gising ka pa niya na. Baka tulog ka na, Mars. Tapos may shoutout. Habang nananaginip. Sobrang lalim ng tono niya. Hindi ko mapili yung Pasko. Parang si Rico Puno ito, ah. Remember in the old days, alaala nang tayo'y mag-sweetheart pa, namamasyal pa sa luneta. Pamasko yan eh. Nawala pera. You know, they remember. Huh? Ilang babae na dinala mo sa luneta. At nangarura ang pakakasalan mo. Binabago na luneta ngayon, ginagawa ng beach. Eh, dati naman buhanginan talaga yan eh. Diyan pinatay si Rizal, bagong bayan yan eh. Ikaw mo yung buhanginan talaga. Hukayin mo yan, may buhangin sa ilalim. You know, they still remember. Sayang, no? Wala si Rico Puno. Eh, baka maka-copyright ako na ito. Iba na ito, no? May Pasko palang ganyang kanta, no? Ang title niyan ay Christmas Chores. Mahirap naman, chores. Ayan, salamat po, Sergio, invite mo. Ayan, ako, Ma'am Kim, ha? Ma'am Kim. Gusto ko, kahit na quarantine,
makapunta sa bahay ninyo. Project 6, Project 8, ay, nagdyan ako nagdo-drawing eh, sa publishing, Dame Publishing. Diyan sa Mindanao Avenue. Saan ba kayo? Sa Visayas? Ba't parang naging pambata yung ano, yung Art the Herald? Art the Herald Agency. Ayan, ako eh, patay tayo dyan, December 31. Putukan yan eh. Hindi, dapat bago mag-December 31, makapunta tayo dyan. Oh. Mark, schedule mo na. Joyful, joyful and triumph. O come, O ye faithful, joyful and triumphant. Ma, hindi ko alam yung may ibang kanta. Itong Central Park. Yan, pwede tayo. December 30. Oh, birthday din ng kuya ko yan eh. Kay Pastor Art. Ay mama, i-google na lang namin. Isaktong address po ay bigay niyo kay Mark. Oo, oh, i-google namin. Ako, may motor ako eh. Nga lang, di ko alam po paano makakapunta sila, ano. Sila Mark. So, parang ending naman sa, ano, sa palabas. Parang sila Donald Duck tapos ng mag-show. Yan. Merry Christmas. Ayun sir. Bay, ma, disperas lahat yung birthday niyo, mama. Bakit ganon? Birthday na asawa niyo, 24. Pasko naman ginabukasan. Birthday niyo, 31. Bagong taon naman ginabukasan. Oh, anyway, na-adjust naman yung celebration eh. Basta... Andit, 29 yata yung si Kuya Art. Ang nakapwede tayo makairam ng kotse. Punta tayo dyan kay Ma'am Kim. Daanan natin si Sir Nuts. Kaso hindi ako magmamaneo. Baka Project 6 lang abutan natin. Eh, Project 8 yan. Ito, parang boogie. Nandito sa ilalim pala yung mga magaganda eh. Oh. Ay, silent night pala yan. Taas ng boses. Oh, it's bright. Birthday din ng bunso nyo?
December 20. Buong December yata, birthday nila ata. Dapat ang tawag sa inyo, Holy Family. Oo nga, yun. Ah, kaya pala Kim yung ano nyo. Yung inyong itinido. Nag-iisip si Mark. Kasi Merry Christmas. Hindi kasi pag Pasko may pakimkim. Merry Christmas. Sana sa mga nakakalimot, alalahan ninyo na napakasarap. Ano daw? Napaisip. Eh, pakimkin, di ba? Mag-shoutout po sa lahat po ng gising pa, ha? Lalo na dyan sa ibang bansa. Alam ko, alas 5 ng hapon pa lang dyan. Dito sa amin, natutulog na lahat. Naghahating gabi na. Hallelujah. Ito yata pinakamabang LS. Apat na oras. Christ the Savior is. Ayun naman ang essence ng Christmas. When Jesus was born. The Savior of the world. Amen. The reason for the season. Ayan, nag-shoutout po sa inyong lahat. Ito yung ano eh, yung papuntahan sa simbang gabi. Oh. Tapos, kanto-kanto ka pa. Tapos yung naririnig mo yan, ganyan tutog. Ay, ang sarap ng himbing yan, tulog mo na, no? Sa misa. Naiisip ko pa paano yung tuturotot yun. Hindi ba sumasakit yung dito nyo? O pero yun. Ganun eh. Pagal nyo. Malamig ang simoy ng hangin. Ako eh, baka mamaya tignan nyo. Baka nakapikit na ako, ha? Nahihilig sa tulog sa music. Merry Christmas. Nag-shoutout. Christ, Savior is born. Pagdasal din natin, ha, sa mga kapayapaan ng buong mundo, ha, sa mga iba't ibang bansa, magkaisa, hindi magkawatak-watak, kundi magkaisang pwersa sa kabutihan. Thank you.
Gosh, talagang nahihirapan ako makipaglaban sa antok na ito. Ang tugtog eh, ano eh, pampatulog. Ito muna tayo eh. Ganun pa rin eh. Kahit yung joy po daw, ginawang jazz. The long distance. The king. Those were the days. Magsaya. O, oh, may Tagalog pa pala niyan. At magdiwang pagkasinilang na. Okay po. Good night po, good night. God bless po. Ah, ito kami, ano ba yan? Ayan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, click like, subscribe, and share. Paki-click na rin ang notification bell para sa mga, siyempre, notification. Para man-notify ka. Nag-enjoy lang kasi ako sa ano. Dapat tapos na kami. Nag-enjoy lang ako sa music ng Pasko. Hindi na po kung mga copyrighted daw na ito. Lahat ng pamaskot pinatugtog ko eh. Last time closes na. Stevie Wonder. Tender and mine. Sleep in the heavenly peace. Ay, ako po sa iyo na pala. Oh, nalimutan ko. Oh. Bye.